ba ay walang video, siguro naman ay nakikinig lang sila. Ayaw nilang magpakita ng kanilang video. Tayo po ay muling manalangin, pansumandali. Yumuko po tayo. Ngayon, nagpapasalamat po kami sa hapong ito na makapagpatuloy po ng aming solar lecture na may karoon po ito ng kapakipakinan sa aming buhay at magamit namin ito sa aming pong personal na setup at din sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak. Patawarin kami sa aming mga pagkakasal at pagkulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, dito po tayo sa continuation. Okay. Okay, ito po yung ating continuation. Pag sinabi po natin, sandali lang po, may hindi makapasok sa ating binago ang ID po. Umamilis kita. Sandali lang po, ibigyan ko lang ng link itong isang Sinisal kapatan. Okay. Invite lang po natin yung ating kasamang hindi makapasok. Okay, tuloy po tayo. Nakahabol na siguro yan siya. Okay, pag narinig po natin yung salitang photovoltaic, ang ibig sabihin po niyan ay solar panel. Okay, from the word photo, light, voltaic is volts or electricity. So yan po ay PV, yung shortcut. Pag sinabi natin PV installer, PV designer, that is solar installer, solar designer, solar engineer, PV engineer. Okay, ito po yung sinasabi natin kanina. Pag binilang nyo po itong mga box-box na ito, 72 cells na po tayo. Okay? So, ibig sabihin yan, ang 72 cells ay magmula sa mga 360 watts pataas.
72 cells na po yan. Kasi 60 cells lang yung mga 270 watts hanggang 300. No? Ngayon, hinafkat pa po yan. Hinati pa sa dalawa yung isang cell. Kaya pag binilan nyo ngayon, yung mga REC, yung mga half-cut cells ang tawag ay naging 144 na siya. So very efficient na siya kasi less na yung systems loss, hindi katulad ng 72 cells lang siya. Okay, twin peak black. Kung ano-ano ang technology yung lumalabas, mas mataas na yung mga efficiency. Pero katulad nga ng sinabi natin kanina, yung size lang ang nagbabago sa efficiency. Ibig sabihin, kung 370 ang nakalagay dyan na watts, expect mo 370 lang yung maximum. Huwag kang mag-expect na magiging 500 yan siya, regardless of efficiency na lumabas. Twin peak, dahil mayroon siyang hati sa gitna, alalahanin natin na number one kalaban ng ating pong solar setup ay yung shading. Okay? May tatlong S po tayong katandaan. Shading, number one. Number two, safety and sizing. Number three is sharing. Okay? Pag shading kasi, pag natabunan ito ng anino, yung isang part, lahat ng kuryente dyan hindi nadadaloy. So isipin nyo lang yung wire na extension cord, pag pinutol nyo yan, wala ng kuryente. Ito makikita nyo yung tabing, yung linyang puti dyan sa gitna, maliliit na puti. Dyan dumadalo yung electron and proton, yung kuryente. Dire-diretso yan siya. So pag naglagay ka dito ng anino, kahit na tali lang ng alambre, affected na yung daloy ng kuryente dahil naputol yung continuity. Itong twin peak na tinatawag ay 2-in-1. So kahit na matabunan ng anino itong kalahati, gagana yung kalahati kasi independent sila sa isa't isa. Andito yung connector sa gitna. Hindi katulad ng traditional na panel na nasa taas lang for the whole setup o mga cells. So ito, hatiin mo yan sa dalawa. Kung 72 cells yan siya, naging kalahati niyan ay gagana kahit yung kalahati ay matabunan ng anino. Kaya nga tinawag siya na twin peak. Marami ng ganyan ngayon. Yung JE Solar, yung Ryzen, yung REC. Pag makita nyo may guhit sa gitna na parang division, twin peak na yan siya. Twin peak technology. Ito yung aming kliyente sa Ligaspi. So, humingi ako ng picture kasi ang ganda ng pagka-shot niya. Okay? Twin peak po yan, nakanay dyan. May hati sa gitna. Yan, nakita nyo parang may kambang-kambang, uneven yung kulay. Yan yung trademark o palatandaan ng poly. Bluish siya, tapos uneven yung kulay. Oh. May matingkad na blue, mayroong faded. So, ganyan siya. Ito yung basic na pagkakaiba. Ang monocrystalline ay more on black. Tapos yung design niya sa ay more on parang diagonal. Yan, parang cube siya. May diamond sa gitna. Hindi katulad sa polycrystalline na straight cut lang siya. Yan, poly. Yung mono minsan may magandang design, parang baraha. Tapos more on black. Okay? Malakas siya mag-absorb ng init kasi nga black. Ito yung sinasabi natin kanina na efficiency. Ang efficiency ng cell ay every 1,000 watts times 2 square meter. Okay? Kasi square meter yung basihan eh. So, ibig sabihin lang yan, kasi itong 72 cells ay 2 square meter, so, makaka-expect tayo na yung isang cell ay 4.79 watts. Kasi 345 watts yung halimbawa. I-divide mo yan sa 72 cells. Okay? So, ang isang cell ay merong 4.79 watts. Sagutin ko lang po ito ha. Baka kasama natin ito na naligaw din. Hello? Yes. Opo.
Okay. Sabit ka nga. Anong email mo, sir? Sige, i-reply ko ngayon. Kaya kaumpisa lang naman namin. Antayin ka naman. Okay, na-email ko na. Okay, antayin natin ang kumpi. Balik tayo doon sa umpisa. So, 4.79 watts per cell times 72, yan na yung total. Okay, dyan siya nagkatalo. You need to measure of the surface area of all cells in the panel. Length times width times number of cells in square meters. Sabi natin kanina, yung cell efficiency ay for every 1,000 square, hindi, for kung yung sikat ng araw, every 1,000 square meter ay 17% nun nako-convert mo sa electricity. So yun ang ibig sabihin ng cell efficiency. So pag tumingin kayo sa solar panel, huwag nyong expect na porke mataas ng efficiency, malakas din mag-harvest. Hindi. Nagkakatalo siya sa size ng cell, kung gaano kalaki yung cell na efficient nila. Yung mataas ang efficiency, ibig sabihin, mas maliit yung cell na kaya niyang mag-produce ng 4.79 watts per cell para mabuo mo yung 345 watts. A calculation is then made to determine the percentage of 1,000 watts per square meter which is heating the panel. So, expect mo siya na sa isang square meter, 17% noon, kung 17% ang efficiency niya, mako-convert mo sa electricity. So, from here, you can calculate the efficiency of the cell. 27.7 watts being captured by each cell, 4.79 watts, 4.79 divided 27.7 watts, 17.2 efficiency. So, yung iba kasi nagtatanong, bakit hindi 100% efficient yung panel mo? Cell po yung pinag-uusapan natin. Yung isang cell na ganyan, isang kwadrado sa isang solar panel, ilang percent ng liwanag ang kaya niyang i-convert sa electricity? So, pag 20% efficient yan, 20% ng 1,000 square meter na liwanag ng araw na tumatama sa kanya, kaya niyang kunin yung 17% noon, gawin niyang kuryente. So, yun po ang ibig sabihin nun, ha? Huwag tayong malilito. Huwag niyo sasabihin na porque 17% efficient lang yung kanyang cell, mahina siya mag-harvest. Hindi, kasi ganun pa rin yun. Kumbaga, ang sasakyan ko ay Toyota Wigo, kaya kong maximum speed ko, kaya ko 120 kilometer per hour. Malaki yung makina. Kaya mo rin yung 120 kilometer per hour, pero sisiw lang sa'yo. So, mas malaki kasi yung size mo. Ganun din sa panel. Dito naman, opposite, mas maliit yung size. Mas malaki yung kaya niyang i-convert na electricity. Kaya nga mas maliit yung size. The higher the cell efficiency, the smaller the size. Kung 20% efficient yan o 22% efficiency ng cell, mas maliit yung size kumpara sa mas maliit yung efficiency. Okay? Diniscuss na natin kanina yan. Pinakita lang natin yung calculation paano nakukuha yung efficiency. Okay, ito na po yung data pag tumingin tayo sa data. Nominal power, 330. So, mapapansin nyo, same size ng panel pero iba-iba ang rating, di ba? Iba-iba ang rating niyan pero same size, ha? 72 cells yan, pare-pareho ang twin peak, ang code niya is twin peak 2S72 cells. Pero paglabas niyan sa manufacturing, pagdaan niyan doon sa mayroon silang, kung nakapunta kayo sa Solar Philippines factory, mayroon doong kada station. Ang last station niyan is kukunin yung efficiency. So, pagka na-compute nila na itong panel na ito, 16.5 lang ang efficiency, ang maximum watts na pwedeng ibigay nito is 330 watts. So, i-ano na yan, i-classify na nila. O ikaw, 16.5 lang efficiency mo na lumabas. Pero pare-parehong cell po yung ginagamit nila niyan. Pare-parehong ano, pero sa final test, magkakaiba ng power na lalabas. So, maraming factor na mas humina yung isa, siguro may hindi natin masabi kung ano talaga. Pero, same production line, pero i-classify nila.
Yung isang pinakamataas, 17.2, same size yan siya. 345 watts, lalagyan na nila ng label. 345 watts, 7.2% efficiency. Yung isa naman, lumabas, 16.5 efficiency lang. Ito lang siya, ang maximum 330 watts. Pero isang batch ng production line yun. Ngayon, pag bumagsak siya dyan sa 16.5, ang lumabas dyan, 16% na lang efficiency o 15%, buo na yung panel, magiging overrun yon or hindi papasa sa quality control. So, dalawa po ang kalalabasan yan. Either na ibabalik siya doon sa i-reproduce siya uli, papalitan yung mga cells, o ang ginagawa ng mga ibang importer, bibilhin yun ng mura. So, may mga overrun tayo ng mga tinatawag, yung mga hindi pumasa sa QC. So, dami niyan sa China. So, 330 watts, hindi pumasa, ang rating lang noon 300 watts. Ang gagawin ng mga pulukoy, mga lukulukong importer, kakausapin yung, halimbawa, yung mga, usually kito, kasi ito hindi yung mga branded. Kasi sa China, minsan, yung pinulang si Trina, bibilhin niya yung pre-produce ni, ano, ni GA Solar. Ganyan naman sila sa China eh. Yan, testimony yan ng mga kaibigan ko nag-i-import, pumupunta mismo sa China. Halimbawa, naubusan si Trina, may order siya na ilang megawatts, kukuha siya doon kay GA Solar. Tatataka niya yun. Tatataka niya ng tatak niya, pero hindi siya gumawa noon. Kinulang lang siya. Parang ginagawa rin namin dito mga installer, kinulang kami ng inverter, kukuha kami doon sa kabila. Ito naman, yung mga hindi pumasa, 300 watts na lang, mayroong mga factory doon na generic, kahit kaninong brand nagpo-produce sila, sinasubcon sila para mag-produce. Yung mga loko-lokong importer, lalapit doon at bibilhin yon kasi hindi pumasa. Bilhin na lang namin yan, ganito kamura. Tapos pagdating sa Pilipinas, ang ilalagay pa rin lang sticker, 330 o 345. Pagka marunong yung bumili niyan at tinest niyan sa mga using mga multi-tester, yari yung importer. Marami na kaming nahuli na ganyan dito. Kumbaga, underrated o overrated sa sticker pero underrated yung panel. Yun yung mga reject. Hindi naman siya totally reject. Hindi siya pumasa sa classification ng 330 watts. Binibili nila at binibenta as 330 watts pa rin. So yun ang bumili tayo sa talagang legit na seller, importer. Tapos kung hanggat maaari, tier 1 yung bilhin natin. Ibig sabihin ng tier 1, sila yung mga sikat na brand na maraming nabibenta taon-taon. Pag ginugol mo yan, tier 1 panel, lalabas yan si REC, Jenko, si GA Solar, si Seraphim, si Ryzen, iba-iba yan. Sila yung mga tier 1. So makakasiguro kayo na totoong rating yung binibigay sa inyo. Pero pag yung mga tatak niyan, mga tatakbuhin, Germancell, kung ano-anong pangalan, Sunflower, mga Santa Teresita, kung ano-ano lang mga nilalagay, search mo sa Google, walang lumalabas na kanong brand, magduda na kayo. Mura yan sila kasi mga overrated sa sticker, underrated sa performance. Yan yung mga dapat sana ay i-reproduce uli, binibili ng mga mapagsamantalang mga importer. Okay, yan po yung tinatawag natin kanina. Values at standard test conditions. Oh. Irradiance, 1,000 watts per square meter. Cell temperature, 25 degrees. So yan yung sa laboratory. Low irradiance, 200 watts. So, depende sa sikat ng araw, yung 330 watts mo, pagka talaga makulimlim, magiging 30 watts lang yan siya. Yun yung tinatawag nating irradiance, yung sinag ng araw. Nakaka-apekto yan, pati yung cell temperature, nakaka-apekto, 25 degrees centigrade, para makuha mo yung ganyang rating. Ibig sabihin, sa tanghaling tapat, naging 40 degrees na yung temperature, ibig sabihin yung 330 watts mo, babagsak na yan sa mga 270 maximum. So, hindi rin maganda na sobrang init ng panahon. Kaya makikita nyo minsan, may mga nagpo-post sa solar group, binubuhusan ng tubig tanghaling tapat. Bakit? Gusto nating mag-cool down. Lumamig. Ha? Ang temperature ng solar panel. Okay, sandali lang. Mayroon uling isang hindi makapasok.
ba't nakapasok naman kayo? No? Bakit sila hindi? Hindi naman, same naman ang nilagay ko ano. Oo. Okay, i-email lang natin to. John. John Luis. Okay, tuloy tayo. Di ba, Alin? Naka-record naman yan eh. Pwede nilang i-review. Excuse me. Okay. Ito na yung pagdi-design. Ito guys, yung pagdi-design. Binigyan ko kayo ng dalawang data. Ito yung sticker sa likod ng solar panel. So, wag tayong pataka lang ha. Pagbili, salpak ng salpak. Kaya tayo umatin ng ganitong seminar para matutunan natin yung tamang pag-design. Okay, example, ang binili nating solar panel ay, pili tayo ng isa dito, 335 watts yung nabili natin, REC. Ito yung kanyang data sheet. Tapos bumili tayo ng MPPT, solar charge controller na tracer, EP tracer or EP ver. Okay, 30 amps yung binili natin, 345 watts pala yung sample natin. Okay. 345 watts yung kukunin nating solar panel using 30 amps tracer MPPT. Okay, titingnan natin yung VOC. Ano yung VOC? Open circuit volts ng MPPT. Ito. 32A. Ito yung model natin. 30 amps maximum PV input power pag 12 volts is 390 watts, pag 24 volts is 780 watts. Okay. MPPT voltage range 72 volts maximum ang pwede niyang tanggapin. Diyan natin ibabasa yung ating pagdi-design ngayon. Ang VOC ng tracer 30 amps ay hindi match yung aking example. Mali ito eh. Okay. Halimbawa lang VOC, kasi ang VOC dito, itong voltage range, MPPT voltage range na nakalagay dyan is 72 volts lang. Pero yung sa example ko dito sa screen, sorry. Ako pala ang mali. Tama pala ito. Ang voltage range, ibig sabihin itong voltage range is yung working range ng volts na gagana siya na effective is 72 volts. Pero tama pala, maximum PV open circuit, ito yung VOC. Oh. Makikita nyo ba dyan sa cursor ko? Okay, makikita nyo dyan. Ako, meron naman tayong isang... Okay. Sandali lang guys, excuse lang. Kawawa naman kung ating mga naligaw. Hindi nakapasok. Invalid meeting. Bakit kaya na invalid meeting itong isa? Kulang sandali guys, sorry. Nasaraduhan yung isa nating classmate. Hindi makapasok. Okay, ito yung ating link. Pareho naman sa pinin kong link kanina. Parehong-pareho eh. At hindi siya makapasok. Ulitin ko ulit. Okay, diretso tayo. Sorry guys, interruption.
Nasa raduhan ng pinto yung ating classmate. Excuse me. Pati ang aking lala muna. Okay, tingnan nyo po dito. Ito po, nakikita nyo. Maximum PV input power. Okay, yan na po yon, VOC. So, ang VOC niya is 100 volts. Kaya nakalagay dyan, di ba? 100 volts at minimum operating. So, dependent pa uli yan sa environment. Kaya ayaw rin ng MPPT, ayaw ng battery, ayaw ng inverter yung maiinit na environment. So, lagyan natin sila ng magandang ventilation. Kung nahahanginan sila ng electric fan, well and good. Kung sila ay nasa loob ng aircon, mas maganda. Parang tao rin sila. Ayaw nilang masalimuot na kalalagyan. Okay, considering na 25 degrees centigrade yung environment nasa loob ng bahay, hindi naiinitan, maganda ang ventilation, kaya mo yan siyang pasukan ng 100 volts. Pero kung mainit yung paligid, tapos ano siya, walang magandang ventilation, ay baka 50 volts pa ang kaya niya. Iinit kasi siya ng iinit. So yung solar panel natin naman, okay, yung solar panel natin dito, tingnan nyo, nakikita nyo dyan yung cursor, no? Yung solar panel natin naman ay andito. So, tingnan nyo. Ang VOC niya, nasaan ang VOC? Open circuit voltage is 46.5. So, 46.5, ang maximum ampere naman niya is, ano nakalagay dyan? 9.92 ampere. Open short circuit ampere. Okay. Mayroon tayong kunting error dito. It should be 9.64. Ito yung VOC, ito yung short circuit VOC ito, ito naman yung ampere. Okay, ISC ang tinitingnan natin. Okay. Ibali, kunyari, nag-match sila, hindi na natin ma-edit, nag-electron tayo. So, dalawang REC, pagka akin yan siyang siniris, ano yung sabi natin kanina? Anong mangyayari sa volts? Tataas ang voltahe. So, isisiris ko yung dalawa, pasok pa rin ako sa VOC ng MPPT. Pasok pa rin. Kasi 93 volts ito, 100 volts siya. Although malapit na ako sa finish line, di ba? Pero pasok pa rin siya. At least hindi ako lumampas. Maximum naman yan eh. Pero kung makakapag-design ako, makakahanap ako ng MPPT na ang VOC niya ay 145 o 200, much better. Pero kung ito lang available, ito lang yung kaya ng budget ko, okay na. Pasok pa rin naman. Huwag lang nating sagarin sa 193. Okay. So ang ampere niya ay, ang ampere na kailangan ko ay ilan? Kasi 30 amps yung MPPT ko. Eh 9.64 ito. 9.64. Halimbawa 9.92 na lang siya kasi yan ang nakatype. So pagka nag-parallel pa ako ng dalawa pang panel, so dalawang panel nakasiris, dagdagan ko pa uli ng dalawang panel nakasiris, i-parallel ko yan, hindi tataas yung volts, parok pa rin ako sa voltahe ng MPPT, tataas ngayon yung amperahe kasi pinaralil ko 29.76, 30 amps yung aking tracer, pasok pa rin siya. Pero sa gaya ng sinabi ko sa inyo, sa summertime, mainit yung wire mo niya, mainit pati yung MPPT mo. Kung maari lang, lagyan mo ng electric fan nakatutok kasi full blast tayo pag summer, talagang sagan-sagan yan. Sasagarin niya yung voltahe at amperahe. Pag mga tag-ulan, okay lang yan. So, pinapakita ko lang sa inyo yung proper designing na huwag kayong lalampas sa allowed na voltage, maximum voltage na kayang tanggapin ng MPPT ng inyong inverter. Okay, so 2,070 watts ang total. O, gagawin ko yan siyang 24-volt system. Sir, sa 24 volts, ang mangyayari dyan ay
1040 watts lang yung kaya. So masisira ba yung inverter, yung MPPT ko? Hindi. Kasi ito mo, inabot na tayo ng 2070 watts. So, hindi siya masisira kasi abot, pasok ka sa BOC ng inverter tsaka ng panel. Ano lang mangyayari? Ito lang yung maximum na kaya niyang tanggapin. So, ang maximum na ibabato niya sa battery mo is 1040 watts. Ang advantage nitong oversize ay kahit makulimlim, baka 1040 watts ka pa rin. Kasi yung iba ayaw na dyan lumampas. Pero basta pasok yan siya sa BOC ng panel at inverter, hindi masisira yung MPPT mo. Nasusunog ang MPPT pag over voltage ka na at over ampere. Pero pag lumampas ka dito sa maximum, kasi nung ginawa nila ito, yung mga panel noon is mabababa pa, eh ngayon ang tataas na. Eh gagamit ka pa rin ng cold model na ganito. Kasi sa panahon ngayon, matataas na yung voltahe, dapat high voltage na rin yung MPPT natin ginagamit. So dito nagkakaroon ng discrepancy, hindi na nagmamatch yung panel natin. Kasi yung watts na recommended noon, 1040 watts lang, pasok na pasok yan kung gagamitan mo ng mga lower na mga panel. Okay, malinaw na tayo doon ha. Ang enclosure mo ay IP30. Pag sinabing IP30, hindi yan siya pang-outdoor. Ano po ang pang-outdoor? Minimum ng pang-outdoor is IP65. Okay? Share natin yan sa inyo para sabihin naman natin na may natutunan tayo sa lecture. Sabihin nyo, pareho lang rin pala sa napanood ko sa YouTube yung lecture doon. Ito, tinuturo po natin lahat ng nalalaman natin at kung may kulang man yan, sabi nga natin kanina, wala kasing perfectong system sa mundo. Okay. Yung iba, hindi alam yan. Walang kabuang-buang sa IP. IP rating. Ano yung pinakita ko sa inyo kanina? IP30. Tingnan natin kung hanggang saan lang yung kaya ng IP30. Ang iba is ingress protection rating, IP. Makikita nyo yan. Kung bibili kayo ng inverter, ng MPPT, tignan nyo lagi yung IP rating. Saan ko siya pwedeng i-install? Yung kanina pinakita ko is IP. Yan, IP30. Tingnan natin yung IP30. Saan mo siya pwedeng ilagay? Nawala yung aking IP rating na in-install. Ito, parang maliit. Titipid ka masyado. Ah. Okay, yan. Tingnan natin. Sabi natin kanina, IP30. Yung unang number na nakikita nyo sa IP rating, meaning solid. Ingress yung pwedeng pumasok. Anong pwedeng solid material ang kayang pasukin yung equipment na binili mo? IP3 nakalagay dyan is? Hindi ko rin mabasa masyado. Mahirap itong may problema sa paningin. Marakay natin. Okay. IP30. Protected against a solid object greater than 2.5 mm such as screwdriver. So ibig sabihin IP3 hindi pwedeng pumasok yung screwdriver. Mayroon yan siyang mga maliliit-liit na butas for ventilation, pero hindi mo pwedeng pasukan ng screwdriver. Yung second number na 0 is ibig sabihin wala ka dito, papasukin talaga siya ng tubig. Oh, kasi 3-0 eh. Walang zero dito na nakalagay. Oh. Anong pinakamagandang rating? IP65. Oh, tingnan natin yung IP65. IP65, IP6, dust, hindi pwedeng pumasok yung kahit anong uri ng alikabok. Silyado talaga siya. Second number is 5, protected against jets of water, limited ingress permitted. Ibig sabihin, kahit na masanggian yan siya ng ulan o mapatakan ng ulan, hindi siya kayang pumasok. Kahit sprayhan mo siya ng pangdilig ng tubig, pangdilig ng halaman, hindi siya makakapasok sa loob sapagkat
protected siya against jets of water, limited ingress permitted. So minimum pagka outdoor is IP65. Kung makakakita kayo ng IP66, water from heavy seas, o ito sa IP66 or IP67, kahit ilubog mo siya sa water ng 15 cm, kaya niya pa rin. Lalo na kung IP68, no? Kahit ilubog mo siya, i-immerse mo, kayang-kaya. So, anong ibig sabihin yan? IP rating natin is pang-indoor lang talaga si Tracer kasi siya ay IP30. Working temperature 25 to 45. So, pwede siyang nabibilad, hindi na siya efficient. Ilagay ko siya for indoor. So, dito pa lang sa enclosure, sa IP rating, makikita nyo na kung pang-indoor o outdoor. So, pag below IP65 is indoor. IP65 to 69 is outdoor. Pwede siyang mabasa ng ulan. Of course, kahit na pwede siyang mabasa, lagyan nyo pa rin ng canopy na hindi siya nababasa o naiinitan directly. Okay. Anong pagkakaiba ng dalawang ito? PWM. Pulse width modulation. Yung pulse na word is pulso. So pag nag-charge si PWM, ganito. Pulsuhan nyo yung sarili nyo. Naririnig nyo. So ganun siya. Yung charging niya is parang pulso. Good for small setup, rapid on and off switching. So on and off, on and off, on and off, mabilis. Mismatch panels, VOC cause bigger losses in your setup. Anong disadvantage ng PWM? Kung ang nilagay mong solar panel ay, for example, nilagay mong solar panel is more than 150 watts o more than 18 volts na ang VOC, ang babasahin niya lang doon is 18 volts pa rin. So sayang yung VOC ng panel mo is 435 watts na sa 50 VOC, kukunin niya lang doon 18 volts. Sayang, di ba? Kung gagamitin mo sa 24 volts na setup, 24 volts lang kukunin niya. Anong gagawin niya sa sobra? Tapon lang. Anong pagkakaiba niya sa MPPT? MPPT, kung 24 volt system ka, yung nilagay mong panel is 50 volts, yung 50 minus 24 is 26, yung 26 i-convert niya sa ampere para ipasok niya pa rin sa battery mo. So mas efficient ito. Mas mahal, mas efficient, kasi mas maganda. Low budget, budget meal, street light, 12 volt system, okay na tayo sa PWM. Pero kung gusto nyo ma-maximize ang setup, maganda ang design, go for MPPT, more power harvest, good for bigger setups. So wala siyang mismatch kasi i-convert niya lagi yung sobra. Dito, may mismatch kasi sayang yung sobrang voltahe, hindi mo magagamit. So yung iba nagsiset-up, PWM ginamit, 50 volts yung VOC, tuwang-tuwa sila. Pero pag kinonvert mo yung harvest nila, hindi nila makuha lahat kasi nga, pinatapon lang ni PWM. Hindi niya kayang gamitin lahat yung excess na voltage. Okay, off-grid inverter. Nako, meron na naman tayong isang hindi pa rin. Ano bang nangyari sa ating... Meron pang isang hindi nakahabol. Okay. Off-grid inverter, snadi, yan po ay toroidal. Ibig sabihin ng toroidal, mayroon siyang parang donut na transformer sa loob. Okay. Mas maganda kasi webinar naman tayo, hindi ko naman pwedeng buksan yung inverter dyan na siguro bukas pwede kong baklasin yung isa dyan. Makita natin yung actual sa loob. Ganito po yung itsura ng toroidal inverter sa loob. Yan, makikita nyo po sa loob yung bilog na ganyan, parang donut. Yan po yung loob ng mga toroidal inverter. From the word toroid is yan, parang donut.
So mayroon pang isang klase ng invert ng transformer, yung EI naman, very common, EI transformer. Yung pag binuksan nyo is makikita nyo yung nung bata ako, nagbabaklas kami yan eh. Kinukuha namin yung anso, tapos ang matitira sa loob ito, EI. Kaya nga siya tinawag na EI transformer. Natibay din yan, ang problema lang, masyadong matakaw sa consumption pag naka-idle. Okay? Ang pinaka-common ngayon is MOSFET transistor, electronic inverter, yung ganito lang yung mga transformer, electronic, pumuputok. Pumuputok yan siya. Yan yung mga high frequency na tinatawag. Anong klaseng mga inverter yan? Yung mga VM2, VM3, hindi siya toroidal. So, okay lang yan siya pag i-oversize mo. Pero kapag motorize yung mga equipment, dali siya masira. So, kami, laging toroidal yung nire-recommend. Okay. Yung Creon, ngayon, Creon. Ito namang on-grid or grid-tie inverter, mayroong Solax, Solis, Sofar, mayroon ng mga bago ngayon. Omnic, DE, dami yan. So sa Pilipinas, mas sikat si Solax. Pero kung medyo low budget ka, si Sofar, okay, mayroon kami ngayon, Growatt. Halos pari-pariho lang sila. Okay? Pero siyempre, maganda ang itsura nito, maganda ang casing. Medyo maganda rin ang monitoring. Mamaya, pakita natin sa monitor. Ito naman yung hybrid off-grid. May input ng solar panel, may input ng DU. Pag sinabi natin DU, distribution utility or grid, pareho lang yan siya. Kasi Meralco, hindi naman Meralco sa ibang lugar, so sabi nyo, may input ito ng grid or DU, utility. May battery input siya, ang mangyayari niyan, pwede mong i-program, gawin mo lang siyang solar panel use. Pagka mahina ang solar panel, makulimlim, kukuha siya sa battery. Pagka sobra yung solar panel, i-charge niya sa battery. Pagka talagang parehong kulang, hindi kaya, mas malaki yung umaandar na appliances kaysa sa kuryente ng battery at ng panel, dilipat siya sa Meralco. Hybrid off-grid. Mayroon na rin mga hybrid off-grid ngayon na pag mayroon siyang DU or AC input, kahit walang battery umaandar, katulad ng VM3, Voltronics. Ito yung medyo mas mahal, tinatawag natin siyang hybrid or hybrid on-grid, off-grid, 2-in-1. So, pwede siyang mag-work na walang battery, pwede siyang maging on-grid, at pag brownout, lilipat siya sa off-grid. Dalawang inverter po ang nasa loob niyan, isang off-grid na maliit at isang on-grid or grid-tie. May automatic switch sa loob, kusa siyang lilipat kung brown out. Ang disadvantage ng ganitong setup ay maliit yung kanyang off-grid, hindi pwede sa aircon. So pang essential load lang, tinatawag natin siyang EPS, emergency power supply. So pwede lang siya sa electric fan, sa ilaw, sa mga gadget charging, sa television. Not advisable for aircon pag brown out. So, dapat ma-explain yan kay client. Kung gusto niyo talaga ng pang brown out, gamitan natin ang toroidal, yung TBB, yung Creon, yung Snady, mga iba pang high heavy duty na inverter. Ito yung may EPS, emergency power supply, lilipat siya sa off-grid inverter pagka brown out. Medyo komplikado na siya i-install, pero this is one of the best setup kasi on-grid tayo at mayroong backup. Okay, diniscuss na natin ito kanina. Starting cranking battery is for car battery. Deep cycle is for solar. Mayroon ding mga dual purpose batteries. Yung mga ginagamit sa golf cart. Pwede siya sa pang start. Pwede rin siya pang solar. So lahat po ng rechargeable batteries ay klase-klase yan. May nickel cadmium, may lead acid, may LiFePO4, lithium ion phosphate, saka lithium ion na nickel, cobalt, or manganese. Ito na yung mga LTO. Hindi yung LTO na land transportation, LTO battery. Saka LiFePO4. Ang lead acid naman, may dalawang klase, flooded and valve regulated. Ang valve regulated, may dalawang klase pa, AGM at saka gel. Pinakamaganda ang gel type.
Ito is an AGM battery. Sample is NPP. Meron kaming bago ngayon is Sanpal gel battery, mas magandang klase. So ito na po yung sinasabi natin kanina. Ang maximum hour rating niya is 10 hour. So kung 10 hour siya is 200 Ah capacity, kung 3 hour siya gagamitin mo, naging mapansin niyo habang pagka shorter hour discharge 158 kasi bumababa nga yung watts capacity niya, yung computation na pinakita natin kanina. So, pagka mataas ang discharge nyo, babaan nyo rin yung load na equivalent. So, yan siya. Temperature, 40 degrees, 0 degrees. So, 100% siya pag 25 degrees. So, gustong-gusto niya ng malamig. So, kung kaya nyo lagyan ng aircon yung battery room nyo, lagyan nyo. Pero baka mamaya, wala na kayong natipid kasi si aircon, si battery nag-aircon, kayo hindi. Ibig sabihin lang yan is let us maintain the environment niya, temperature is 25 degrees centigrade. I think mas malamig-lamig yan sa konti kasi ang room temperature is about parang nasa mga 30 ang room temperature. So as long as hindi siya naiinitan, okay pa rin siya. Yan, discharge rate, discharge 15 degree to 15. Mainit yan pag nag-discharge sa charge. Huwag kayo magtaka kasi may parang sinap. Ang float charging niya is 13.5. Ang charging voltage niya is 14.5. So, kung iseset nyo yung MPPT nyo, kung naseset yung charging voltage, iset nyo siya dito. Dito lang tayo sa minimal. Huwag nating isagad sa 15 kasi nga, baka mabuntis yung battery. Katulad sa nangyari sa battery ko dyan sa labas. Okay, yan yung pagbabasa ng battery. Ano pang nakaligtaan natin dyan? Self-discharge. Kahit hindi nyo gamitin yan, nagdi-discharge yan. Within 3 months, magiging 91%. So, kung ang battery nyo ay nakastock na ng 1 year pataas, pababa ng pababa yan. Okay, so i-charge natin kaagad. Tanungin nyo yung mga nagsusupply ng battery. Sir, ilang taon na pong nakaano yung battery nyo? Pag sinabi yan, 2 years na, nako, baka 10% naman yun, ipa-charge nyo kaagad. Kasi dapat ang battery ma-dispose within 1 year. Pagka na-stock yan, dapat i-charge ng mga nagbebenta. Ito na yung kanina. Reviewin ulit natin. 100 Ah times 12 volts equals 1,200 watt hour divided by 10. Kasi CTN yung rating niya. Ito yung... So 120 watts or 10 amps per hour ang pwede mong i-discharge. That is equivalent to 2 electric fan per hour ang pwedeng umaandar. Pag C20 naman, the higher the rating, the lower the discharge rate. Kasi 100 Ah times 12 volts is 1,200 watt hour divided by 20 hour, 60 watts na lang or 5 amperes. So, ang disadvantage ng lower hour rating ay pwede mo siyang gamitin sa mataas na discharge o sa mababa, ito naman ay lagi lang siyang mababa. Pag ginamitan mo ito ng 120 watts discharge, madaling masira. Ito yung mga klase-klase ng battery ngayon. Life Oppo, medyo mahal, pero mas maganda-ganda naman. So, hindi pa natin, inoobserbahan pa natin sa performance. Kung talaga pang may makakaabot ng 10 years as sinasabi ng mga factory. Sa ngayon, mga wala pang 3 years yung mga pinakamatagal na gumagamit. Although sa ibang bansa, is na-prove na nila. Yung Tesla Powerwall is a Life Oppo. Meron tayong isa pang klase ng battery, yung capacitor battery. Ginagamit na ng ating mga cell site, mga telecom company. Very good performance. Pero ang price din ay mahal. So, isa sa pinakamahal na gastusin sa off-grid is ang battery. Pero kung wala kayong choice at laging brownout, worth naman siya. Ito yung solar cable na ginagamit natin. Yan. Copper siya na hindi ko alam kung ano yung ano niya kasi mas magandang klase daw yung ganyan eh. Ano ba yung element yung puti? Pag pinakita nyo yung puti, mas okay daw siya, mas maganda. Mas okay rin naman ang performance. So, mayroon talagang solar cable na nabibili.
Ito naman yung AC cable, either THHN or Phelps. Yan, pareho lang siya halos, okay? Meron din siyang rating. So sa grid tie, ginagamit natin, advisable is number 8 or number 10. Pagka 5,000 watts na, number 10 to number 8 na tayo kasi umiinit rin talaga. Pagka maliliit na setup, 1,000 watts, 2,000 watts, okay pa yung number 12. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag niyong tipirin sa wire. The bigger, the better. Ito yung example ng setup, okay? Ganito yung totoong connection. Ito, halimbawa ito ha, kunyari lang. 7 panels na tag 345 watts, sa kabila naman ay 8 panels na 345 watts kasi ito ay dual MPPT. So, dalawang MPPT niyan. So, dalawang array. O, dalawang string ang tawag natin. Isang string ay 7 panel, ang kabila ay 8. Siyempre, mayroon tayong, kasi naka-series yan siya, 20 amperes ang ating ginagamit. Kasi ang rating nito ng ampere is nasa 10 lang. Hirap naman tayo maghanap ng 10 amperes na breaker or 15. Doon na tayo sa 20. Safe na tayo dyan. Ikukonnect natin yan siya dyan. Makikita nyo naman dyan, PV input nakalagay plus minus. Positive, negative. So, ikukonnect nyo lang dyan pareho. Pero, dadaan kayo siyempre sa breaker. Ang magiging itsura niyan, may breaker box na kayo. Pero for illustration purposes, bawat circuit na pumasok sa MPPT ay mayroon kayong breaker. So may extra protection pa tayong ginagamit. Tinatawag natin siyang SPD or Surge Protection Device. Anong trabaho ng SPD? Yung leak na current na kasi kuryente to, minsan nagli-leak, nag-grounded ba? Pag humawa ka sa panel na may kiliti. Pag humawa ka sa inverter, sa frame, sa case niya, may kiliti. Yun ang purpose nung SPD, Surge Protection Device, nakakonnect yun siya sa grounding. Okay? Hindi pa natin dito pinakita yung grounding. Tapos yung output mo naman, AC output, nakakonnect ka doon sa main line bago pumasok sa main breaker. Doon natin itatap. Meron tayong breaker uli dyan. Tapos yung limiter, meron dyan nakalagay na export control. Iku-connect nyo rin yan. May polarity po yung limiter. Black and red, minsan blue and white, depende sa brand. Sundin natin yung polarity, tapos ilagay natin doon sa pinaka-umpisa bago doon sa connection. Ang trabaho nito ay imi-measure niya yung amperaheng ginagamit ng bahay, tapos isi-send niya yung signal dito sa inverter na sasabihin niya, oy, 10 amperes lang yung ginagamit times 220, 2,000 watts lang yung ginagamit. Ay, ang setup mo is 5,000 watts, 5,000 watts. 2,000 watts lang yung kunin mo at ipasok sa bahay niya. Yun po ang pinaka-prinsipyo dyan. Siya ang nagkukuman. So, siya ang checkpoint. Kumbaga, siya yung guard. Okay. Sensor yan siya, clamp meter. Imi-measure niya kung ilang amperahe. So, yung amperahe naman, i-multiply mo lang sa volts, yun ang watts. Isi-send niya yung signal doon sa inverter. Ang gagawin naman ng inverter, imamatch niya lang kung sasabihin ito, 1,000 watts lang yung ginagamit. Okay, 1,000 watts lang yung kukunin. Kasi pag wala, babalik yan sa grid, babalik sa poste ng Meralco at macha-charge ka pa. So yan po yung pattern ha. Huwag niyong ilalagay yung sensor dito sa loob. Hindi niya na masisensor, too late. Doon siya lagi sa pinaka-umpisa, galing sa poste ng Meralco. At yung arrow niyan, may arrow yung clamp, laging nakaturo doon sa poste palabas. Pareho lang yan, kahit anong inverter gamitin nyo. Same principle. Ganyan. Magkakatalon lang yan dito sa pag-program dito sa settings. So, sa ganyang bagay, pwede nyo nang hingin yung assistance ng supplier. Dapat alam nila yan. Pag wala silang alam, huwag nyong bilhan. Sasakit yung ulo nyo kasi nagbebenta siya ng produkto niya. Ni siya, hindi niya alam gamitin. Kasama po yan sa binayaran nyo, yung technical support. Pagka tamad, magturo, yung benta lang ng benta, huwag nyong bilhan. Sir, pahingi naman ako ng installation diagram. Pagka wala siyang maibigay, walang alam yung nagbibenta, puro lang pera yung alam. Kasi karapatan nyo yun na bigyan kayo ng
technical support. Kahit marunong na kayo, subukan nyo. Sir, pwede mo ba akong bigyan ng kahit one single line diagram lang? Kahit alam nyo yung gagawin nyo, subukan nyo yung seller. Kasi kung pagbili nyo pa lang, binibigay niya lahat ng kailangan nyo, malaki yung percentage na pag may troubleshooting, a-assist siya sa inyo. Kasi mayroon dyan, pag nagbebenta pa lang, sipag mag-assist, pagka nagkakaproblema ka na, wala na, nganga. Ayaw ng pansinin. So, mahirap. So, pagkabili nyo yan, basahin nyo yung manual, nandoon lahat, pag hindi nyo maintindihan, tanongin nyo yung seller. Okay? Yung case naman natin ngayon, kasi sabi ko nga sa inyo, yung promise ko sa inyo, yung binayaran nyo, hindi lang yung seminar, pati yung technical support. Pagka wala kayong makuhang matinong sagot sa nagbenta sa inyo, i-message nyo ako, i-describe nyo yung problema, isosolve natin kung kaya natin. Basta wag lang factory defect, masosolve natin yan. Kung factory defect, wala na tayong magagawa, yung seller nyo lang ang pwedeng makatulong sa inyo. So ayaw ko namang i-promote, pero mayroon po tayong kumpletong supply with full technical support. Pero kung may preference kayo na ibang bibilhan, wala pong problema yon. Basta hingin nyo lang sa kanila, dapat mayroong technical support na ibigay. Okay, kasi tatakbo lang naman kayo sa akin kung talagang hindi masolve nung binagbilhan nyo. Pero at least dapat kasi marunong sila, kasi kasama yan sa binayaran nyo eh. Ito naman yung sa may chimp meter siya na separate. So kanina kasi direct siyang nakakonect dyan. Ito ngayon, hindi na siya direct kasi nga mayroon siyang chimp meter sa labas. Papakita ko mamaya yung picture. Okay, excuse po ulit natin. Baka ka-classmate natin ito. Pag hindi classmate, pag kliyente, ibabaw natin. Hello? Yes po, sino po sila? Opo, opo. Nagka-klase na po kami. Kasama ba kayo sa klase? Tawagan mo ako mamaya, sir, kasi nasa klase ako, nakakaya sa mga estudyante ko eh. Ako mag-antay ng matagal. Sige, sir. Okay, ito po, nakahiwala yung chimp meter. Medyo mas magulo yung wiring. So, simplified kasi sa SOFAR, sa SOLIS, sa GROWWATT, compare sa SOLAX. Kasi nakahiwala ito. Ang advantage naman ito, kahit gaano kalayo yung tapping point mo, madaling dugtungan ng wire. Ito kasi nakapix na yung wire. Yun kasi yung kabila, yung may chimp meter, dudugtungan lang natin ng Cat B, yung LAN wire. Kahit na 30 meters pa yung layo, yun ang advantage nung nakahiwalay ang chimp meter compared sa built-in. Dapat ito lagi mong ipwesto malapit sa MDP o main distribution panel ng Meralco. Ito naman po yung simpleng setup ng on-grid. Gusto nyong lagyan ng backup, magiging AC charging na lang si toroidal inverter. So pag nag-brown out, dilipat siya. Habang hindi brown out, puro on-grid yung nagagamit. Yun ay ayaw nyong bumili ng isang hybrid inverter na nandoon na siya lahat. Kasi yung hybrid, ito rin ang nasa loob nun eh, dalawa. Nilagay lang nila sa isang box. Ang disadvantage ng isang box ay high frequency inverter yung off-grid doon. Hindi siya pwedeng aircon pag nag-brown out. Whereas kung dalawa yung setup mo, tapos gumamit ka ng toroidal, kahit aircon pa yan. Okay, ganun siya. Ito yung hybrid off-grid. Pinakita na rin natin kanina. Okay. So, same principle. Ito ang example ng single line diagram. Okay? From service entrance ng Meralco, okay, papunta sa inverter natin. Ito yung inverter natin, hybrid. Mayroon tayong ATS dito pang bypass. Okay? Para pag nagka-problema yung ating hybrid setup, direct tayo uling babalik sa Meralco. So, dapat may ATS, automatic transfer switch tayo.
Ito naman yung ating panel, ito yung battery. Magtatagpo sila sa ATS. Pagka nagka-problema yung solar, lilipat lang sila. Direct sa contractor, napakahalaga niyan kasi pag nagka-problema, kusang lilipat. Kasi pag hindi mo nilagyan ng ganyan, babalikan mo yan kaagad kasi wala silang kuryente, dumaan lahat sa inverter. Whereas ito, may pang-bypass ka. Although ito is may internal automatic transfer switch na siya, pero pag nagloko itong buong inverter mo, brown out yung kliyente kung wala kang nilagay na ATS. Okay? Load profile assessment. Ito lang yung tatanungin nyo kung gusto nyo mag-solar. List of appliances, hours of use. Pangalawang tanong, daytime or nighttime? Kasi pag daytime, tapos bihira namang mag-brown out, go for on-grid. Kung nighttime, tapos laging brown out, kailangan natin mag-hybrid off-grid. Kung nighttime use, at hindi naman laging brown out, remember na pag nag-export tayo, ang babayaran ng Meralco is only 4 pesos and 50 cents. So ang gagawin mo ngayon, double or triple the setup para i-cover yung night use. So, sa amin, pag talagang night user lang, hindi ko na iniinggan yung mag-solar. Kasi laki ng setup na kailangan niya. Ang hinahabol ko lang talaga lagi yung kliyente, yung daytime use. Kasi sayang eh. Sa halip na 5 years, bawi mo na yung puhunan mo. Pag triple setup, triple capacity, 15 years bago niya mabawi. Hindi siya practical. So maging honest tayo sa kliyente ha, pagka night user lang talaga ginagamit. Prangkahin nyo na, sabihin nyo, sir, better na lang sa Meralco ka na lang. Bintahan na lang kita ng maliit na off-grid para for emergency use. Kahit na 500 watts o 1,000 watts. Pero huwag na tayong mag-on-grid kasi gabi ka lang naman nasa bahay. Useless. Matagal mo mabawi yung puhunan mo. Grid stability in the area. Ilang beses mag-brown out sa loob ng isang linggo. Katulad sa Meralco, nagbabrown out lang pag bagyo o natamaan ng truck, nabangga ng truck yung poste ng Meralco. At within 4, ang Meralco po ay mayroong response rate na 4 hours. Ibig sabihin, kung minor problem yan, they can restore the power in 4 hours. So ang bilis, di ba? 4 hours mo lang magagamit yung battery mo, nag-invest ka ng malaki. Magtagay ka lang ng maliit na setup for Facebook, for Wi-Fi, for charging, for ilaw, for electric fan. Huwag mo nang habulin yung aircon. Sayang. Sayang investment. Inductive or resistive? Ang inductive load is motorized, like aircon, like water pump. Resistive load is ordinary load sa bahay, TV, lights. Pag resistive load siya, okay na yung high frequency. Pag inductive load, go for toroidal. Heavy duty. Itong pinaka-importante sa lahat, guys. How much is the budget? Sa akin, pag may tumawag, nagtanong, diretsahan ako. Sir, 45,000 pesos per kilowatt ang on-grid natin. Regular package. Pagka premium package is 60,000 per kilowatt. Pasok po ba sa budget nyo? Kaya ba ng budget? So, pangalawang tanong, approve na po ba ito? Pinag-usapan nyo na po bang mag-asawa? Parangkahan na tayo kasi nagsasayang lang tayo ng oras. Nung bago pa ako sa solar, 5 years ago, tatlong araw kong ini-explain lahat ng mga technicality, binadalan ko ng daming proposal, ang daming tanong, kamukat-mukatan. Nung ika-third day, sasabi niya, sige sir, pag-usapan namin ni Mrs. Yun lang pala ang kalabas-labasan. So, huwag nating ibaliwalain, nakasama talaga si Missy sa pag-decide. So, sa umpisa pa lang, pinaprank ako na, sir, napag-usapan nyo na ba? Kasi ang solar ay hindi basta-basta, kailangan ng budget. Mayroon po ba kayong budget para sa solar na nakalaan? Kahit sa ating sarili, magkano yung budget na kaya mong i-shell out to start a solar setup? Okay, huwag nating madaliin kasi tiyaga-tiyaga lang muna tayo kay Meralco kaysa naman magmadali ka tapos maliit na setup. Later on, ano mo lang rin pala.
i-upgrade mo rin. Yung dati mong binili, sayang, ibibenta mo second hand, mura na. So, pag-ipunan na lang natin o magpa-finance tayo sa pag-eBay kay mayroong house loan, kasama dyan ang solar, pwede natin i-load. Kasi mabigat nga naman. Kung hindi ka DIYer, 60,000 per kilowatt, 290,000 ng 5 kilowatt. Pag kaya mong iset up sa sarili mo, ang materials niyan is about, sabihin natin, 150,000. Malaki pa rin, di ba? So, kailangan talaga ng budget. Ang site assessment na gagawin natin, ito, number one natin i-consider pagpunta sa bahay, mayroon bang anino? Tatamaan ba ng shadow yung bubong na pagkakabitan ko ng panel? Kung masisikatan ng araw yung bubong between 9 a.m. to 4 p.m., okay na yon, good to go. Pero kung masisikatan lang siya ng araw between 11 to 3, 12, 1, 2, 3, 4 hours, sayang. Baka hindi maging sulit yung investment. Hindi mo ma-maximize yung harvest. So, dapat walang anino, walang kahoy na malapit, walang alambre o poste ng mural ko na pwedeng magkaroon ng anino kasi nakaka-apekto sa harvest. Pangalawa is facing south. Okay, pag ang bubong ng bahay niya, yung hulog ay nakababa sa north, tapos gagawa ka pa ng structure para itaas, ang pangit tignan. Ako talaga nasasaguan. Kasi ginawa yung bahay na yan. Alam mo, pag nagpag-design ka ng bahay, pati bubong kasama yan sa design. Tapos sisirain mo lang kasi pinahabol mo yung south, ang sagwa. Malapad naman yung bubong niya, i-oversize mo na lang yung panel. Sa halip na gumastos ka, gumawa doon ng kung ano-anong structure, ang kalabas-labasan, pag malayo, pag tinitingnan yung bahay, parang may pakpak. Parang Batman ang style. Pangit. So, punuin mo na lang yung, i-maximize mo na lang yung panel, yung bubong ng panel. Kahit na naka-face north siya o west, punuin mo na lang para mahabol mo yung kulang. Kung may grahe siya na gusto niyang gawing bubong, yung solar panel, doon na lang natin idagdag. Pero kanya-kanyang taste nga yan eh. This style, kung talagang gusto nyo mayroon siyang mga structure pa sa bubong, nasa sa inyo yon. Pero ako personally, ayaw ko nung ganun, tangit. Hindi ko talaga nire-recommend sa kliyente na maglagay ng structure doon sa bubong na pumapangit, masagawa tingnan. Pangatlo, safety. Yung safety nyo, safety ng bahay, safety ng setup. Okay? Maraming dapat i-consider sa safety, yung size ng wire, yung mga breaker natin na nilagay, mayroon ba tayong grounding, proper grounding, may lightning arrester. So, dapat safe. Bukod sa safe, secured din naman. Okay? Pag gumamit tayo ng proper clamping, secured yung setup natin. Kahit pa signal number 3 yan, secured yan. Pero kung nilagyan nyo lang doon ng duskurdos, pinapo nyo, tapos pinapong yung duskurdos, tinalian nyo ng alambre, it's not secured. It's not safe. It's not up to standard. At ang akin naman, sharing. Okay? I-share natin yung ating kaalaman, although yung iba nagtatanong sa akin bakit may bayad. Eh, kasi po, time, hindi po yung ano eh, yung tatlong araw yung gugugulin natin dito. Ako, maging honest lang po ako sa inyo, frankly speaking, yung isang araw na gugugulin ko sa paglilecture, yung kikitain ko po dyan, wala po yan sa one court ng kikitain ko pag ako po yung nag-online selling. Maghapon po ako lagi sa computer kasi very active po ako sa online selling. Hindi po sa SPP group. SPP group kasi is naging tiyangge eh, naging pabarato ng presyo. Yung aking pong Facebook page ay daily ay average 50 inquiries yung sinasagot ko dyan. At tatawagan ko pa yan sa phone para i-close yung deal. Kasi gumagamit po ako ng boosting ng ads. Nagbabayad po ako ng $200 a month sa advertisement. Para sila yung lumapit sa akin. Hindi yung makikipag-agawan ako ng kliyente sa Solar Power Philippines o Solar Power Philippines only. Hindi ako nag-umaasa ng... Kasi doon nangyari, baratan lang doon. So professionally, we are selling our product through advertisement sa Facebook.
So hindi ko naman sinasabing bakit ka pa nagle-lecture-lecture. Kasi nga, ano natin to eh, advocacy natin to share. Kahit hindi kasi ako magturo nung ganito, gagawa rin kayo ng paraan para matuto, di ba? So why not share na lang yung nalalaman natin? At least sure tayo na yung na-experience naming mga mali sa pag-i-install ay hindi nyo na dapat ulitin. Okay? Kasi manood ka ng YouTube, tinuro niya ganito, pero hindi niya naman tinuro bakit yung naging mali. Mostly, diretso lang siyang turo. Diba? Iba pa rin yung person narinig nyo sa mga taong nakaranas na nung anong dapat gawin. Yun po yung pinakamaganda. So sa inyo po, isishare nyo rin po yung nalalaman nyo. Huwag natin ipagdamot. At syempre, namuhunan din naman kayo. May kaibigan na gusto magpa-install. Okay lang naman, hingyan nyo ng pangkape, di ba? Kung talagang BFF nyo yan at malaki ang utang na loob nyo, kaya nyo i-installan ng panel na libre, why not? As long as you share it. Kasi yung pagod nyo naman doon kasi, Mr., maraming natulong sa akin yan, hindi kayang bayaran ng sarap. O sige, installan mo ng libre. Eh, hindi masama naman na kunting professional fee para sa abala o sa talent nyo. Talent fee, di ba? Kasi hindi naman tayo milyonaryo eh, di ba? Kasi unang-una siguro, kung milyonaryo ako, hindi na rin ako maglilecture-lecture ng ganito. Pangalawa, pagka marami kang pera kasi, eh, madamot na rin karimitan. Kaya huwag rin natin i-aspire na dumami. Ang atin lang panalangin is meron tayong pambayad ng bills, meron tayong pambili ng pagkain. Pag sobrang dami kasi ng pera, nag-iiba rin yung ugali eh. Tested and proven. So huwag natin kalimutan yung limang S na yan. Shading, facing south, safety, secured, at i-share natin yung kung ano yung tamang principle ng solar installation. Kasi pagka nasira yung isang installer, lahat tayo damay. Pag may nasunog na bahay dahil sa maling setup, hindi lang siya ang nasira, pati ikaw. Oh, sabi ng kliyente, pangit pala yung ano nyo, may nasunog na bahay. Okay, dito tayo sa design and computation. Okay, pause muna tayo, pause. Meron po kayong tanong? O mamaya na isahan siguro yung tanong? Stop share muna natin. Okay. Meron po kayong tanong? Pwede nyo pong i-unmute. Okay. Siguro nakahabol na lahat ng gusto humabol sa ating lecture. Wala po kayong tanong? Pwede po tayo mag-proceed. Okay, 1 minute break lang po. CR lang po tayo. Okay, mayroong message dito sa chat. Paano mag-design ng lightning arrester? Mahina pa ba yung audio? Mahina? Medyo napaos kasi ako kanina. Actually, last week pa ito medyo paos. O, siguro malayo lang ako sa mic. Pag ganito po, okay na? Mas malakas na po ba? Okay lang yung audio. Okay, okay na po. Paano mag-design ng lightning arrester? Yung lightning arrester po, may nabibili na po talaga tayo. Yung parang antena na gano'n na may sanga. Ready-made na po yun. Nabibili na po yun. Kukunik na lang natin sa ground. Pero yung ground po kasi ay may resistance, tamang resistance. Hindi lamang tayo tusok ng tusok kung saan.
Pero pag naitusok nyo po yan sa laging basa, sa mga dinadaluyan ng tubig malapit sa kanal, sure po tayo doon. Effective po yung ground na yon. So bahay-bahay lang naman yung sa atin, okay na kahit wala tayong tester-tester. Hindi katulad yan siya sa mga commercial industrial setup na talagang dapat pasado doon sa earth resistant. Okay. Saka kung ang ating pong bahay ay hindi naman pinakamataas, hindi naman 5 floors, tapos mas marami pang mas matataas na building sa kapitbahay, kahit wala po yung ano, wala po yung lightning arrester na kore. Sa dinami-dami ng kliyente namin, wala namang kaming kinabitan na bahay ng ganun. Awa ng Diyos, wala namang tinatama ng kidlat. Okay. Simpleng body ground ng mga panel saka nung inverter is enough. Okay na po yun. Kasi pagka naapektuhan tayo ng kidlat, nakakatulong na po yun. Huwag lang direkit. Saka kung hindi man tayo mataas, kasi yung kidlat po ay tatama sa pinakamataas na object palagi. So kung yung bahay mo 5 floors, tapos ikaw ang pinakamataas, dapat talaga may ganun ka. Pero 2 floors lang yung bahay mo, tapos ang daming punong mas mataas pa sa'yo. Doon yun usually tatama. Okay? Okay, tuloy po tayo. Excuse me. Design and computation. Pag tinignan po natin yung bill, ang binabayaran niya is 3,000 pesos a month. Tapos, ang kilowatt hour niya is 300 kilowatt hour per month. So that is 3,000 pesos a month, more or less. Kasi 10 pesos yung per kilowatt hour ng ground. I-divide nyo lang po yan. Excuse me. 300,000 watt hour or 300 kilowatt or 300,000 watt hour, pareho lang yun, because 1 kilowatt hour is 1,000 watt hour. Divide mo sa 30 days, kasi yan ay 30 days in 1 month. Eh sir, 29 lang, 28 yung February, yung iba 31. Huwag nyo na pong pansinin yun. Average 1 month is 30 days. 300,000 divided by 30 days equals 10,000 watt hour per day. Then 10 kilowatt hour per day yung nakukonsume niya. Yung nagbabayad ng 3,000 pesos a month, 10 kilowatt hour a day yung kanyang nakukonsume. 10 kilowatt hour or 10,000 watt hour i-divide mo sa 4 hours sunlight factor. So sabi nyo, sir, ba't iba na yan? Ito po, realistic na po ito. Specific na po tayo. Pag on-grid is 4 hours, pag off-grid is, ano tayo, 3.5. Dito po tayo. So, ang kailangan niyang setup is 2,500 watts na solar panel para makompensate yung 3,000 pesos naman. Yan ay provided na malakas siyang gumamit sa daytime. Okay, pag ang bill niya is, ito kasi yung normal eh, pagka before pandemic, 30% kasi ang daytime use, 70% sa gabi. So pag ang bill niya is 10,000 naman, kuferan mo siya ng 3,000 watts. Babayaan mo na yung 7,000 night use kasi maliban lang gusto niya mag net metering kasi talaga mas malaking setup pagka night use. Kung daytime use lang yung habulin natin, at least matitipid niya yung daytime use. Okay. So assuming na 3,000 pesos a month, malakas siyang gumamit sa daytime. So yan po, 2,500 watts. Ano nga yung shortcut sabi ko kanina? 3,000 pesos a month is 3,000 watts. Oversize na siya, di ba? Pero kung kaya ng budget niya, kahit huwag mo nang computin yun, imbis na 2,500, 3,000 watts na i-offer mo kasi 1:1 nga. Shortcut tayo, 1:1. Sigurado kang cover na yan lahat. Pero kung gusto mong detail, dito tayo, 2,500 watts is okay na siya na starting. Sa off-grid naman, ganun pa rin, 10,000 watt hour a day, 10,000 divided by 5.1. Bakit naging 5.1, sir? Ito yan, oh.
0.85, kasi yung 15 is power loss, so hindi mo siya pwedeng 100%. 0.85 times 0.5 depth of discharge times 12 equals 5.1. Kaya yun, saan po na ko yung 5.1? Ito po. Ito po yung formula. 0.85 times 0.5 times volts. So yung 10 kilowatt hour a day divided by 5.1, ang kailangan mong battery is 1,960 ampere hour na battery. Or 2,000 Ah battery, ang isang battery ay 200 Ah, so kailangan mo ng 10 piraso. Ay, yung binili mong inverter is 48 volts. So dapat divisible by 4, gagawin mo siyang 8 or 12. In this case, ginawa kong 12, 4 series na battery tapos naka-parallel. So 48 volt system. So ang kailangan kong battery is 12 pieces 2000 Ah. Para mapuno ko yan, ilang solar panel ang kailangan ko? Sabi natin kanina, 2:1. So, 4,000, at least 4,000 watts na panel ang kailangan ko sa ganitong system na 12 Ah battery. So, from 4,000 watts to 5,000 watts off-grid, 12 na battery na yung nilalagay namin. Para sure tayo na kahit daytime gumagamit siya, mayroon pa rin siyang pagkarga. Kasi pag kinumpute mo yan, tapos kulang siya, kasi pag dinadaan sa, ito po sa actual na ito na, actual scenario na, yung mga computation sa off-grid, magkasinunod natin yun, kinakapos talaga sa battery. So, ginajack up talaga namin. Ginagawa namin 2:1. So, kung ang battery ko is 2,400, ito kasi times 200 Ah, 2,400 Ah na ito. So, times 2 is 5,000 watts na siya. Okay, nasundan niyo po ba yun? Nasundan niyo po yung explanation, no? Di ba, naka-PowerPoint naman ito. 2:1, computein mo lang yung battery use, tapos i-multiply 2, yun ang panel na gagamitin mo. Sure tayo doon, hindi na siya kakapusin. Okay. Meron po kayong tanong doon? Sige, tanong po. Yung computation po kanina, may tanong kayo? Okay, wala pong tanong. So, yun lang po. Kung ilan yung watt hour a day, i-divide nyo lang siya sa 5.1. Yun ang number ng battery na kailangan nyo. Tapos, siyempre kung 48 volts, tig apat-apat yan siya. Hindi pwede yung 10. Dagdag tayo ng 2. Kaya siya naging 12. Pero mo 4,000 watts. So, magastos talaga ang off-grid. 4,000 watts yung panel mo compare sa on-grid. Save kayo ng bill, ha? Compare sa on-grid, 2,500 watts setup, okay na. Pag off-grid, naging 4,000 kasi dudublihin mo yung capacity ng battery to panel ratio. Ang advantage nitong off-grid, gabi, meron ka pa rin kuryente. Okay. Kung gagawin naman nating hybrid, yun. Kahit 3,000 watts yung, 2,500 watts yung panel, nag-hybrid on-grid ka, baka kahit apat lang na battery dyan. Back up po lang yung battery. So, depende na po yan sa gusto ng kliyente at budget na kaya. Punta po tayo sa safety. Ito yung pinaka-importante po itong safety na ito. I-share na natin ulit. Hindi pala na-share yung screen. Okay, kita na po yung slide. Okay, ang slide natin dito ay
PEC, Philippine Electrical Code. Ito po yung Biblia ng mga electrician. Ito yung sinusunod natin for minimal safety design. Okay, the code is not exclusive for licensed electrical practitioner. Kahit hindi tayo electrical engineer, mga solar installer tayo, dito tayo nagre-refer. Safety is everybody's business. Qualified person, one who has qualification, skills, and knowledge related to the construction, operation of the electrical equipment. So, sabi sa Philippine Electrical Code, lahat ng mga electrical jobs ay dapat ay may supervision ng licensed electrical practitioner, direct or indirect. So, sa ating side bilang solar installer, mas maigi yung drawing ay napapacheck natin sa kanila. Okay, kung tama ba yung wire size, tama ba yung breaker size natin, okay ba, up to standard ba yung ating solar configuration. Tandaan natin, electricity kills. Be safe and always double test. So, i-treat natin na yung wire, na terminate man siya o hindi, as live wire. Bawal po sa amin, sa grupo namin, bawal po yung biruan na ididikit sa yung wire kahit na hindi siya live. Ituring po natin yan sila na live. Kahit hindi live. Parang baril ba? Ituring mo na yung baril ay palaging loaded. Bawal itutok sa tao. PV rooftop is 280 to 500 volts for residential and up to 1,000 volts for commercial. So, ang lakas na po niya. Nakuryente na po ako niya ng 300 volts DC. Masakit, masakit. Use adequate wire sizing. Off-grid can deceptively use more amps. Lalo na sa off-grid. I-oversize natin lagi yung mga wire. Output of solar is real and long. It will operate close to maximum hours. So hanggat may nasasagap siyang liwanag, magpuproduce ng kuryente yung solar panel. Okay, yan po yung important point. Competent Electrical Engineer RME. Okay, lalo na hindi na tayo sanay. Kung consult tayo sa mga professional installers, sa mga electrical practitioner, huwag yung sarili natin na alam ko na to, alam ko na to. DC, importante, DC power produces an arc. Yung DC wire, pagka ikukunik mo po yung isang polarity, kahit hindi pa nagpapang-abot yung kanilang dulot-dulo, mayroon na po yung arc. Mayroon na po siyang parang gumagano'n. Malakas ang arcing. Arcing po ang tawag doon. Kahit hindi pa sila, kahit ilapit mo lang siya, parang lumiliyab na yun siya yung connection. Ganun siya mag-arc. Hindi katulad sa AC, sa 220 volts sa bahay, hanggat hindi mo dinidikit, hindi siya mag-i-spark. Ang DC, kahit magkalayo pa siya, nag-i-spark na yan. Kaya madaling makasunog ang DC. Napakabilis makasunog. Prone lagi sa sunog. Do not disconnect under load. Kung gusto nyo i-disconnect yung panel o yung battery, dapat patayin nyo muna lahat ng appliances. Kasi yung arcing ka, lumiliyab yan sa loob ng breaker. DC arc can blow your face off and hot enough to weld. Okay? Disconnect panels when not in use. Watch out for hazardous houses and hazards exposed power lines. Okay? So, yan po. Yung DC ay malakas ang arcing. So, pagka DC ang linya, use DC breaker. Huwag natin gamitan ng AC kasi nasusunog ka agad yung loob ng breaker nun sa arcing. Overloading or rusted out conduits. Okay? Mickey Mouse wiring, non-compliant. Yan yung mga spaghetti wiring, iwasan po natin. Kahit DIY lang, make it sure nakakunduit tayo. Nalinis tingnan. Saka hindi pwedeng ngat-ngatin ng daga. Okay. Ito, although sa mga maliliit na setup sa bahay, pinagsasama na natin sa isang kunduit. Pero sa mga malalaking setup, bawal po yun. Sa mga industrial and commercial, iba po yung kunduit nila, yung cable tray ng DC, iba rin sa AC. Pero sabi nga natin, minimal sa bahay, maliliit lang naman setup natin, 1,000, 2,000 watts, okay na siya.
All splices must be in junction box. Kung mag-i-splice tayo, magdudugtong tayo ng wire, nasa junction box dapat. Kung magdudugtong tayo ng DC wire from solar panel, kahit walang junction box, gamitan natin ang MC4 connector. Liquid type po yun, water type. Oh, yan, yung rodent, yung mga daga, kaya tayo nagkukunduit. Yung ating pong solar wire is UV rated na po yan. Kahit na ilang taon yan, hindi yan basta-basta mabubulok. Kaya lang, wala siyang kalaban-laban sa mga daga. Kaya ipasok pa rin natin sa conduit. Sa bahay, ang standard kasi na conduit sa bubong is liquid tight, yung metal, liquid tight, or yung RSC, yung tubo na parang galvanized na tubo na makapal. Yung mga EMT, IMT, EMC, maninipis na tubo, pwede na rin yun, pero madali rin siyang mabulok. So yung ginagawa namin, yung PVC na orange, yung Atlanta yung tatak, matibay po yun. Pero pagka after 5 years, pwede na rin siyang lumutong. Isprehan natin ng Pylox aerosol paint, yung nabibiling dispray na doon sa lata. Kung may mabibili tayong pang high temperature ng engine, mas maganda yon, nakakatulong. Kung walang pang engine, yung ordinary kahit anong kulay, pinturahan natin yung PVC. Nakakatulong siya sa UV para mas tumaga. Sa halip na 5 years, baka abutin tayo ng 8 years. Pero kung kaya nga ng budget, use liquid tight. Kunti lang naman diferensya eh. Ang 100 meters na liquid tight is nasa 6,000, 8,000 pesos. Pero sure tayo na up to standard. Pero kung DIY man lang yan, sa bahay lang, okay. Acceptable na rin yung PVC na orange. Pinturahan pa natin para mas maganda. Tapos, don't forget to inspect every 2 years kung malutong na siya. Grounding and banding. So, lahat dapat grounded. Yung solar panel, kada solar frame is kukunik natin yung ground wire papunta sa lupa. Yung ating inverter ay ikukunik natin sa body frame diretso sa grounding system. Okay? Napaka-importante po ng grounding. Pagka may nakita tayong pinch wire o parang may lamat o may kunting hiwa, palitan na po natin. Huwag nating tipirin yung wire kasi diyan dumadalo yung kuryente. Mayroon pang ibang ginagamit na bukod sa SPD is OCPD. Okay, yung mga extra device pa, pero redundancy na yan. Beware of fake breakers. Lalong-lalong na yung mga branded. Minsan daming fake. Ginagaya-gaya lang. Okay, maximum amperes is 1.25 times 1.25 heat. So, 156 roll. Okay? 1.5. Yung wire size natin, i-times natin sa 1.5. Para mas sure pa tayo na safe. Oh, ito na yung kanina. Body harness. Use full body harness and rope pag nasa bubong tayo. Ladder are the most dangerous. Okay, yung ladder dapat nakasecure, nakatali, pwedeng mag-slide o mayroong spatter sa baba. A mild shock will kill you the whole wind. 30 degrees. Sa atin kahit hindi 30 degrees. Basta umakyat na sa bubong, magsuot na tayo ng harness. Kung wala tayong nabiling harness, bili tayo ng tali ng kalagaw. Itali natin sa, huwag sa leega, itali natin sa bewang. At least may protection tayo pag nadulas. Hindi tayo didiridirid sa baba. Okay, yun importante. Yung hard hat, vest, long sleeve, optional na po yan. Mas maganda kasing long sleeve tayo kasi mainit sa bubong. Kung kaya nating mag-install ng pahapon na, mas maganda. Malamig na yung panahon. Pero sa aming mga installer kasi, pagbunta ng umaga, dire-diretso na yan hanggang tanghali, hanggang matapos yung bubong. Pagbaba sa bubong, talagang tapos na yan. Okay. Same lang yan siya. Doon natapos yung ating lecture, sa second lecture, at pupunta tayo sa inyong question and answer portion.
Okay, may tanong po tayo doon. Medyo nakakaantok ano kasi ganitong oras. Talagang ano to eh, tawag dito eh. Anong tawag yung nasa ganitong oras? Oras na nakakaantok. Sige po, Sir Wilbert, paki-unmute. Sir, magandang hapon. Sir, tanong ko lang. Hello, sir? Yes po, yes. Paano pag naputol yung solar wire natin, sir? Yung splice, advisable ba yan yung may splicing yung kwan? Ay, hindi ba yung advisable yung may splicing yung solar wire natin galing sa panel hanggang inverter? Dinidiscourage po natin yung splice. Unang-una kasi yung mga inverter natin is very sensitive, lalo na yung mga on-grid. Pag pinasok ng moist yung wire nyo, at na-sense ng inverter na may moist, magpo-fault yan, ground fault, GFI. So anong solusyon pag naputol? Dugtungan nyo ng MC4, watertight. Sdublihan nyo pa ng silicone. Kung kwan, sir, yung sinusulda, pwede rin. Pwede pong solda yan, tapos kung wala kayong MC4 nasa probinsya, i-splice nyo, pagka-splice nyo, soldahin nyo, tapos after nyo isolda, yung PVC, putol kayo ng kapirasong PVC, pasok nyo doon, tapos saksakan nyo ng vulcasil. Yung moist po yung iniiwasan natin. Hindi yan siya katulad ng AC wire, na kahit na naka-expose, kahit maulan-ulanan, walang problema. May mga inverter po tayo na napaka-sensitive. At nahihirapan tayo mag-troubleshoot only to find out na pinasok lang pala ng moist. Lalo na po yung on-grid. Nagga-ground fault po yan. Kasi, siyempre, nag-leak yung current, nasi-sense niya na grounded, mag-off yung inverter mo. Ground fault na kalagay. Thank you, sir. Salamat, sir. Okay po. Meron pa po kayong tanong? Yung sa battery, sir, saan nabilong yung life for na battery, sir? Sa lithium ba yun, sir? Lithium pa rin yan. Life PO4, lithium ion yan lahat. Lithium ion, pati yung mga LTO. Nakita nyo yung LTO? Lithium titanate ion? LTO? Malalaki po yun siya. Para hindi tayo nag-i-imagine. Nandito naman tayo sa itong kagandahan ng may internet. LTO battery. Malalaki po yan. Parang ever-ready, pero malalaki. Yan o, ganyan. Parang mga kapasitor. May feedback dyan. Maganda siyang parang gamitin parang high ampere starting. Pero kung solar setup, hindi daw siya maganda. Hindi ko rin nasubukan kasi hindi rin ako gumamit pa ng lithium. Pero Life PO4 is mas maganda siya sa solar set. Ang Life PO4 kasi is, ibig sabihin is lithium ion phosphate. Ayun, nakikita niyo yung mga ito yung calb. Ito yung calb, yung tag 3.2 volts kada isa. Yeah. Para makabuka ng 12 volts, apat ang bibilin mo. Mayroon namang nabibili ng mga 12 volts na siya, 20 AS, ganyan, 12 volts na ready-made. Mahal, napakamahal ng mga ganyan. So kung gusto nyo ng ito, yung mga ganito, calb, itawag calb. Calbran. CALB. Pangalan ng kampanya yan eh. Yan. Ito, pag dikit-dikitin nyo lang. 3.2 volts. Apat, makaapat ka nyan. 12 volts na. So may mga binibintang slightly used kasi mahal talaga yung brand nyo eh. Sakit sa bulsa. Pero kung gusto nyo ng subok at tested and prove it talaga, yung gel type. PRLA. Ganito po. Ganito po yung sa amin. Oh. Ganito yung ginagamit namin sa mga kliyente. Itong brand na to, gel type. Sanpal. Pag gel type, sir, 500 yung life cycle niya, sir? Yung life cycle niya, sir? Mas mataas po ang gel type. Ang gel type ay kasi tingnan natin yung specs. Yung Sanpal battery
makikita ko dito ng data sheet. Okay, meron. Yan. So, kada brand na bibilhin nyo, tingi kayo ng data sheet. Kasi dyan natin makikita lahat ng information na kailangan natin. Kaya ito ako makikita. Ang life cycle ng gel type na ...15 years floating charge, okay, kilogram, sealed. Alam ko mas mataas ang cycle nito eh, kasi 2 years warranty ang ano eh. 2 years warranty ang gel type compare sa AGM. Life cycle. Pero mas mataas ito siya pagkakain, pagkatanda ko. Gel type, okay. Kasi ang AGM nasa 500 lang, 500 cycle. Ah, yung AGM pala yung 500. Kung maging kapareho man siyang 500 cycle, yung warranty naman niya ang mas mataas. Ah, okay. Yung lead acid na battery, sir, kailangan pa ba may BMS siya? Or lithium lang yung kailangan may BMS? Ano po yun? Ano po yun? Sir, pag lead acid na battery, sir, kailangan advisable ba na may battery, BMS? Ah, wala na po. Sa lithium lang po yun. Lithium yan? Ah, lithium lang. Ah, okay. Yung ano? Yung ating pong controller is may balancer na po yan. Lalo po yung SRNE. Tsaka ang binabalance po kasi is yung lithium kasi tag 3.2 volts ng isa. Yan, 12 volts ka na eh. So pag gumawa ka ng 8 volts, yun, pwede mo rin gamitan ng balancer. Ibang balancer yung ginagamit natin, hindi BMS. Ah, sa lead acid, iba. Okay. Masagot ba yung tanong mo? Okay, sir. Salamat, sir. Sino pa po may tanong? Bawat po sa general question na lahat na po ng pinag-aralan natin, pwede nyo pong itanong. Sir? Yes po. Good afternoon, sir. About kanina doon sa site assessment, opo. Pwede mo paki-elaborate yung ano, bakit po kailangan nasa south yung direction? Okay, ang sagot po dyan, bakit nasa south? Ang Pilipinas po. Kasi ito nasa... specific ho, di ba? Opo. Ang location po ng Pilipinas is nasa equator po tayo. So yung takbo ng araw po is east to west. So dapat naka-south. Pag nasa western naman tayo, pag nasa western country, baliktad naman sa kanila. Facing north naman sila. Ang sagot po dyan is because yung position natin is nasa equator. Ang pinaka-efficient ng position ng panel natin is 10 to 15 degrees facing south. 10 to 15? 10 to 15 degrees po facing south. From anong reference po siya sa equator? Opo, sa equator. Yung location po natin, geographical location natin. Mayroon sa Philippines po, lang po siya applicable? Philippines, mostly ng Southeast Asia po. Philippines, Malaysia, yung mga katabi natin. Basta nandoon po tayo sa equator side ng globe. Oh, okay. South po tayo. Thank you. Pag nandoon po tayo sa Europe, sa US, hindi na po facing south. Facing north sila doon. So ibang angle. So mayroon pong mga application sa may apps po sa Play Store sa Android na pwede niyong i-download. Siya yung magsasabi saan yung pinaka-efficient na pwede i-interrupt. Opo, mayroon pa pong specific. Pero kung wala po kayong ganun, kasi katulad ng bubong, tapos na yung bubong, di ba? Ipa-isa sa kayo na lang natin sa bubong. Pag hindi siya naka-facing south, saan siya pwede?
dadamihan natin yung panel. Tapos gagamit tayo ng mga dual MPPT para yung isa nasa west, yung isa nasa east, magkahiwala. Ah, okay. Yun po yung purpose, ng paraan na lang. Yun po yung purpose ng mga dual MPPT. Dinisenyo po yan sa mga iba-ibang angle ng bubong. Thank you. Okay. Ay, sir, isa pa po pala. Yes, sino po ba yung tungkol dun sa mga bubong naman, di ba, pag mga installer, sino ba ang nagbibigay ng, let's say, how can we tell na kaya nga talaga ng bubong? Can installers tell it or ibang tao ang pwedeng magsabi? Kabahay lang naman po yan. Kabahay. Eh, alam niyo naman po, pagbahay na installation kasi, mostly sa atin ay we presume naman, in good faith, we presume, tatanungin natin yung owner, sir, bakal ba yung ano mo? Bakal. Okay. Basis mo, opo, bakal yan. We presume na lang. Unless i-require sa munisipyo na kailangan ng structural analysis, pupunta tayo sa civil engineer. Pero pagka sinabing kahoy yan, sir, so, wala po. Pag sinabi ng kliyente na kahoy po yan, tapos 20 years na, ba, silipin natin. Baka mamaya, pag akit natin sa bubong, magising tayo, nandun na tayo sa kwarto ng may-ari. Kasi pag so, wala pa po mga regulations? Wala pa po. So, wala pong hindi mahigpit. So, parang we will use our own judgment. Okay? Anong judgment lang muna? Ayun po. Dapat maging honest yung kliyente. Usually naman, pag magandang bahay, subdivision, mostly yan, bakal yung process. Iba yan. Iba yan. Pero pag nakita niyo yung bahay, panahon pa ni Magellan, diba, magduda kayo. Kasi talagang baka bulok na yung kahoy doon. Huh? Paano yung bahay? Pinagsimilar ka. Pero pagka commercial po, commercial tsaka industrial, nako, talagang hindi pwede yung judgment lang natin. Kailangan talaga natin. Kailangan mayroon. Kailangan mayroon. Engineer po yan. Kasi 100 kilowatt mataas po yung ini-install doon eh. Hindi katulad sa bahay na. Ibang mga size na. Pero kung may budget po kayo, engineer, mas maganda na po ipa-compute natin yung load ulit. Thank you. Okay po. Sir, follow-up question, sir. Yes. Sir, paano pag apat yung position ng mga panels, yung inverter natin is dual MPPT lang? Kailangan ba na dalawa yung inverter? Kung kaya po ng budget, mas okay po yon. Dalawa para apat. O mayroong inverter na triple MPPT na yun. So, 7.5. Pero kung talagang dalawa lang yung MPPT, okay na rin naman po yon. As long as walang shading. Kasi kahit na iba-ibang agwas yan, tatamaan pa rin naman ang araw yan. Yun nga lang, hindi, mayroon tayong kunting loss, pero minimal. Kasi pag bahay-bahay lang naman is kasi katulad niyan, 'di ba? Sa halip na 100,000 lang yung budget. Sabihin mo, sir, apat na agwas kasi yung bubong mo, apat din na inverter. Ang laking impact nun sa budget. Maliban lang talagang galit sa pera yung kliyente niyo, maraming pera. Okay. Kahit sampuin mo pa yung inverter mo, okay yun. Pero yung typical kasi na kliyente, yung average na kliyente natin, kaya yan nagsusulaw, gusto makatipid. Nag-add ka ng panibagong gastos, plus din yung sa return on investment niya. Sa halip na 3 years, magiging 5 years kasi ang laki nung dunagdag. So, ganun lang po. Practicality issue rin po siya. Basta, as long as pinaka-importante, walang shading, magkaiba man yan ng orientation, iguna po natin yan. Unless kaya talaga ng budget niya mag-double inverter. Kasi pag nag-double inverter kayo, tapos apat na agwas, apat na MPPT, apat na wiring po ang iba, ilaladlad yung pababa. Apat na wiring pababa, apat din na breaker box. Laking budget sa impact po yun. Laking impact sa budget. Okay, sir. Salamat, sir. Okay, welcome. Sir. Hi, sir. Good afternoon. Sir, may question. May effect ba kung dalawang city center, sir, ang ilalagay mo sa line? Or okay lang silang magka... Kasi dalawang inverter, example, dalawang inverter is set up, sir. So may effect ba yung dalawang city sensor or wala naman?
Ang tinatanong mo, sir, is may effect? May effect po siya sa online monitoring. Minsan hindi accurate yung pangalawa. Yeah, baka yung isa hindi siya makapag-control ng backflow. Hindi po, nakokontrol niya po pareho. Yung export control, accurate po yun. Walang problema. Okay. Pero yung online monitoring po yung sinasabi ko, yung pangalawang inverter, minsan hindi siya accurate. Yun lang po ang discrepancy. Pero yung backflow po, nakokontrol niya pareho. Kahit tatlo pang ilagay mo. Pero sa experience namin, yung nakakita na po ba kayo ng online monitoring? Yes, sir. Yes, sir. Oh, yun po. Hindi na siya accurate. Yung app ng inverter, no? Na pakita natin alang-alang sa mga hindi pa nakakita. Gamit tayo ng isang kliyente dito. Solax. Kasi may Solax tayo, may Lux Power, mayroon. Tignan natin yung Solax. Mayroon ba akong maalalang may maalala akong account? Okay. Tignan natin. Sa antipolo po ito? Yun, pumasok. So ito po yung nangyayari ngayon, oh. 453 watts yung kanyang harvest. So mostly flat line po siya, no? PV power yung orange, yung green, AC power siya. Ito po yung actual monitoring doon. So, magiging accurate po lahat yan, yung export control, maliban sa pangalawang inverter minsan. Sa halip na 400 minsan yung harvest, minsan 200 lang yung nakarecord. So, yun lang yung discrepancy pag marami na siyang inverter na ginamit sa monitoring. Okay, nasagot po ba yung tanong? Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you, sir. Next question. Sir, kailangan pa po bang i-report sa LGU o sa Miracle yung ating mga DIY setup? Yung sagot yung tanong mo, sir, ay gray area yung tanong. So, hindi natin masagot ang yes or no. Pero ito po yung principle dyan. Sabi po sa electrical code, lahat ng wiring na i-modify natin, dapat pinapaalam natin. Ang sabi naman ng DIO, ng Miralco, lahat nung gagalawin nyo from meter papasok sa bahay, wala na kami pakialam. Huwag nyo lang galawin yung metro pataas. Okay. Tapos yung pangatlong prinsipyo dyan is, pagka ikaw ay bumili ng generator, diesel generator, hindi ka naman nagpapaalam sa Miralco, di ba? O sa LGU. Hindi pa, sir. So, ang sagot ko po dyan ay, kung alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung safe installation, alam mo naman yung proper sizing ng mga wire, at sigurado ka na safe yung gawa mo, go, gawin mo na. Kasi wala na batas na nagbabawal na magkabit ka ng solar. Although may mga local code na dapat ipaalam mo lahat, hindi naman nasusunod yan kasi ang dami namang nag-rewiring sa loob ng bahay kasi sa totoo lang, additional gastos yan eh. Kukunan ka ng permit, tapos yun, babayad ka. So basta alam nyo po, ang number one prinsipyo is safe. Alam nyo yung ginagawa nyo, kumonsult kayo sa electrical practitioner, okay, AC mo, gagawa ako ng on-grid. Ay, yung mga kinakabitan natin ng on-grid, hindi naman, wala namang permit na. Kumukuha lang tayo ng electrical permit sa munisipyo, kapag ka, mag-a-apply tayo ng net metering kasi required. Kasi ibang usapan na yun eh. Ibang usapan na, di ba sabi ko kanina, metro pataas, papuste. Eh, yung kurente mo babalik na sa puste. Ipa-design mo na talaga na hindi maapektuhan yung kanilang linya. Pero pag self-use, nag-net metering, wala kang net metering,
Naka-limiter ka lang. Ay, hindi nyo po ipaalam. Wala po tayong nilalabag na batas. Kasi kung meron tayong nilalabag na batas, masikip po tayo sa kulungan. Ang daming may solar on grid na hindi nagpaalam. Mamumulubi yung ano, mamumulubi yung kulungan, pakainin tayo. Totoo po, sir. So yun po ang sagot na. Basta safe, secured, at alam natin yung ginagawa natin. Sige, kabit natin. Pag hindi tayo sigurado, mag-hire tayo ng installer. Kahit na technician visit lang para sure. Eh, katulad sa inyo, pwede nyo i-drawing yung diagram. Tapos pakita nyo muna sa akin bago nyo itap. Sir, tama ba itong ano? Ganito po yung gagawin ko. Dito ko itatap. Simpleng drawing lang. Maraalaman natin. Ito po yung breaker ko, 10 amps. Okay na po ba yung mga size? May technical support po tayo. Hindi po nagtapos dito yung ating lecture kasi gusto natin na i-apply nyo yan sa inyong setup either sa bahay nyo o sa bahay ng kaibigan nyo o sa bahay ng kamag-anak nyo. Okay, nasagot na po yun, ha? Huwag na magtanong ng ano. Huwag na kayong paalam sa munisip. Maliwan lang, may pampayad kayo. Mag-prepare kayo ng mga 2,000 pataas. Sir, may question lang ako, sir, about yung sa net metering. Sa experience ninyo dyan, sir, sa Meralco, part kasi ng net metering requirement is the occupancy permit, ano, at certificate of final inspection. So, paano siya, sir? May experience pa kayo, sir, na like old house, wala siyang occupancy permit. So, ano yung treatment ni Meralco dyan, sir? Ang occupancy permit kasi tsaka CFEI, hindi siya kay Meralco. Sa munisipyo siya. Sa munisipyo, yes. Office of the Building Official, yung OBO, Engineering Department. So, katulad, kasi under kasi tayo ng jurisdiction ng munisipyo. Pag nagpagawa tayo ng bahay, nagbago tayo ng wiring, under talaga tayo. Required tayo na mag-comply doon. So, minsan, unfair sa ating part, pero talagang ganun eh. Batas kasi yan, ordinansa ng... kailangan nating sundin. So, pagkahinanapan tayo ni... Unang-una kasing kailangan sa certificate of occupancy, up-to-date dapat yung amilyar mo, tax mo. Isa yan kasi sa paraan nila para ma-check kung nagbabayad tayo ng tax. Tandaan natin na obligasyon natin yan. Kung ang religion natin, di ba, sabi ng Biblia, give to Caesar the things which are Caesar. So, yung tax ay Caesar yan. Give to God the things which are God. Kung naniniwala tayo sa tithes, bigay natin sa Panginoon. Kung naniniwala tayo sa tax, ibalik natin sa gobyerno. So, i-comply po talaga natin yun. Hindi tayo ma-approve pag wala tayong occupancy permit. Kasi yung mga latest bahay, kasi alam nyo naman nung unang panahon, di ba? Magpatayo ka lang ng bahay, walang pakialam munisipyo noon eh. Ang plano-plano, ay ngayon naging fit, di ba? Yung local government code natin, kailangan ganito. Kailangan may permit ka. Building permit, wiring permit, electrical permit, ang daming permit. Mismong sari-sari store na nakakasabay ko mag-renew, nagre-reklamo kasi kinita ko sa isang taon, wala pang 8,000, yung permit niya, 5,000. So, thank you. I-comply po natin hanggat kaya. Kung mayroon naman tayong kilala sa munisipyo na pwedeng mapadali, why not? Medyo madugo po talaga yung net metering, i-discuss natin yan bukas. Pero, once na ma-comply natin yung mga requirements, hindi naman tayo pwedeng i-deny kasi pwede tayong magreklamo sa ERC. Bawal yan i-deny kasi nasa batas ang Renewable Energy Act. Dapat suportahan nila yan. Okay? Okay, thank you, sir. Saan yung ano mo, sir? Saan yung lugar mo? Anong LGU? Nasa Iloilo, sir. Iloilo, magandang incentive nyo dyan. May mga tax break kayo pag nagsumala. Yes. Ang madugo dito, Makati, tsaka Makati, Quezon City. May tax rebate siya sa ano sir, sa real property. Ayun, advantage sa inyo 'yon, maganda. Wala pang ibang gumagawa niyan ng LGU. Yung mga electrical plan po, gumagawa po tayo pagka complete documents 5,000, pirmado na 'yan ng PEE. Pagka single line diagram lang, sign and seal 2,500. Meron po kaming PEE na retainer. Parang consultant. Siya po lahat gumagawa ng electrical plan namin. Kasi pag sa iba, magpagawa kayo pag hindi nyo kilala. Minimum yan, 10,000 minsan.
Dito pag drawing lang 525 pagka pagka kumpleto, may mga riser diagram, may mga yung mga kinahanap, lahat ng hinahanap pwede niya i-provide. 5,000 lang po yun. Yun lang po ba yung kailangan sa munisipyo sa pag-apply ng net metering? Marami sir, depende sa munisipyo. Minsan mayroon pang mga barangay clearance, kung ano-anong naiisipan nilang isama. Pero pagka mabait, minsan yung munisipyo, kasi dapat naman kasi yung diagram lang dapat kailangan eh, electrical plan lang, kung tutuusin. Eh wala eh, yung ibang munisipyo, pera-pera talaga. Hanapan ka pa ng, kulang na lang ha, hanapan ka ng NBI clearance eh. Ano bang NBI clearance, anong kinalaman ng NBI clearance sa pag-apply mo ng net metering, di ba? Ang trabaho lang naman kasi ng munisipyo, i-make sure na yung building code tsaka yung electrical code na susunod. So dapat, kung ginagawa nilang mahusay yung trabaho nila, titignan lang nila yung drawing. Sakto ba yung wire mo? Sakto ba yung breaker mo? Naglagay ka ba ng ground? Safety lang kasi yung concern doon eh. Pero minsan, pera-pera. Alam nyo na. Hindi natin maiwasan. Ano. Okay, next question. Sir? Yes. Regarding sir sa grounding, yung ano bang actual na practice sir? Kasi yung equipment at saka SPD, pwede ba yun isabay? Equipment saka? Yung mga SPD? Opo, common naman. Banding na siya lahat. Papunta sa isang rad. Okay, hindi so, delikado sir sa equipment natin sir kung isabay mo siya. Hindi, kasi wala namang, ang ground kasi sir, wala namang kuryente yan. Nagkakaroon lang ng kuryente yan pag nag-leak. Okay. So, pupunta yan sa lupa. As long as naka-ground ka, yung leak ng kuryente, pumupunta sa lupa. Mas safe ka pa nga eh. Okay. Yung body ng inverter mo, i-ground mo. Yung body ng panel mo, i-ground mo. Nakakonect siya doon sa common ground. Common band. Kasi may nakita ko sir sa, ano, sa YouTube. Yung AC at saka DC, dapat daw separate eh. Tama ba? Pagka malaking setup sa separate na yan. Ah, okay. Commercial, industrial. So pag bahay-bahay, pwede na. Okay. Accepted. Thank you, sir. At saka, kung kaya nyong paghiwalayin yung AC tsaka DC breaker, dalawang breaker box, mas okay. Pero kung budget meal, wala nang ibang budget, isang breaker box lang, pwede na yon. Bigyan nyo lang ng spacer sa gitna, papel, o kasi may harmonic static daw na nangyayari. Pero pag bahay naman kasi, wala namang problema. Hindi naman tayo nagpo-produce ng high voltage na ano, hindi katulad ng mga commercial area na industrial na talagang ang taas ng volt, ang lalaki ng setup doon eh, 200 kilowatt, 1 megawatt. Eh. Hello sir, good afternoon. Follow-up lang doon sa grounding. Yung sa panel ko kasi, apat. Naka-proper aluminum railings naman ako. Yung grounding ko nandun lang sa railings. Okay na ba yan? Yung railing mo, sir, paano mo kinunik yung wire? Ground wire mo? Doon, yung meron akong ano, yung nabibili ring ano, hinihigpitan doon sa railings. Ah, yung talagang ground washer o ground ano? Oo, oh, yun, yun. Okay na po yun, kumakapit po yun sa ano? Kumakapit po yun. Bali, yung apat na panel sa railings na kaupo, yun lang yung grounding ko. Okay na yun, hindi na per panel. Sa railings na kaupo. Tapos yung wire ng ground mo, saan nakakonect? Isa lang? Doon lang sa railings. Diba, nakasalansan yung apat na panel, naka-proper na... Hindi po siya ano, hindi po siya tatakbo yung ground wire. Kasi dapat kumapit doon sa frame ng ano. Kasi pag nakita nyo yung ground washer, may talim yan. May talim yan na pag hinigpitan mo, yung talim niya kakagat doon sa frame. Kaya banded na siya ngayon. Ngayon. Oh, yun oh. Ganun yung sa akin, yun nga lang yung apat na panel, kumbaga, doon sa isang railings, yung sa dulo lang na yun ang ground ko. Pero bawat panel mo, mayroong ground washer. Lahat, oh, lahat. Tapos yung wire mo naka-series, naka-ano lang siya. Hindi, doon lang sa dulo nung ano, pinakadulo lang nung railings na isa.
isang railing. Kasi anodized kasi yung railing natin. Hindi rin tatakbo doon yung ano. Pero anong klaseng washer ba yung... Ay, may picture ka dyan, sir. I-share mo dito. Yung wala eh. Yung ano yung nabibili rin, yung proper doon sa railings niya. Nahihigpitan din ng ano, allen wrench. Kumbaga sa dulo lang ng railings, yun ang parang ground ko. Ground lug yata, sir, Dens, ang tawag yan. Ground lug? Yung LUG, ano, lug. Anong ang umiipit sa kanya, yung panel mismo o yung... May sarili. May sarili siyang ano. Hindi ko kasi ma-imagine. Pero kung kung nakakapit siya sa per panel na body frame. Ay, hindi, hindi. Doon lang sa railings. Pero yung railings mo naman, kasi may kumakagat yan siya na talim. Ito kanina. Yung kay Sir Victor, meron ka dyan. Ganito ba? Tingnan mo yung kay Sir Victor. I-spotlight ko siya. Sir, ito sir, oh. Ganyan. Ganyan niya sa akin. So ang ito, concern ko lang, kasi per panel, wala akong wire, na ground wire. Yung pinaka-railings, yung pinaka-dulo nun, nilagay ko yun, yun lang yung grounding ko ng panel. Ito kasi, ano ba yung itsura niyang, baklasin mo nga yan, sir, yung ano? Kung ano yung kumakagat sa frame, tingnan natin. Anong tawag diyan? Ground lug o ground washer? Ground lug, sir. Ground washer kasi ginagamit namin yun. Pag-ipit, kakagat siya sa frame. Ito, maikpit din to. Kakagat din siya. Maikpit din. So, saan siya kumakapit? Sa frame o sa railing? Sa railings. So, kakapit siya sa railing. O, siguro, okay naman siguro. Design naman yan. Design ng factory. Tapos yung wire mo dyan. Pero may wire kang tumakbo doon hanggang sa dulo. Yun lang. Yun nga. Isang railings lang. Yung dulo lang na yun. Nakalagay yung lug na yun. Tawag dito. Wala na sa panel. Kakunik yan siya sa railing, ano? Oh, railings lang. Okay na rin. Hindi na ka naglagay sa mga panel. Pero ang maganda nito, sir, pag gumamit ka niyan, kiskisan mo ito. Yung dumidikit sa railing. Tapos kiskisan mo rin yung railing. Hanggang lumitaw yung makintab sa loob. Okay. Kasi may cover yan na ano eh. May plating cover yan na hindi siya conductor. Okay. Para sure ka na talagang kumagat. Okay, thank you. Okay. Sir, yung bang pinakita niyong slide kanina, yung inverter papuntang main panel board, before ng main panel board, yung bang connection ng AC doon? O doon sa slide kanina? Before, sir, ano po yung tanong? Yung pong connection ng inverter papuntang main panel board ng Meralco. Okay. Yung po bang connection before ng main panel board o kahit lagyan ng circuit breaker dun sa loob ng panel board? Sandali, para ma-sure tayo, ibalik ko yung slide sa ipakituro mo. Okay, hanapin ko dito. Ito po ba? Yes sir, yan. Anong tanong mo po dyan? Yung po bang connection niyang, itong AC? Itong AC, opo, yung AC na yan. Before panel board po ba? O? Opo, before. Dito siya sa, yung pinaka main breaker dyan, yung 100 amps o 60 amps. Opo. Sa input. Doon po siya i-connect. Doon po siya i-connect. Okay lang po ba na lagyan ko siya ng circuit breaker ng 30 amps? May circuit breaker ka talaga dito, sir, sa breaker box bago pumasok sa board. Madiban pa po dyan, sir. Pwede naman, walang problema. Okay lang po yun. Kasi nilagay ko siya ng 30 amps dyan sa loob ng main panel board. Parang isang line siya ng ano.
So hindi ka nakakonect sa main. Doon po sa main branch. Na doon dito siya sa rack sa loob. Sa branch na siya. Oh. Wag lang branch. Kasi pag na-off yung branch, off ka na rin. Opo. Pwede naman yun. Okay na po, sir. Thank you sa sagot. Okay. Sige po, mayroon pa tayong time. 3:45 po tayo matapos sa question and answer. Sir Dennis? Opo. Yung compared sa on-grid at off-grid, magkano'ng difference? Yung siyempre may baterya dun sa off-grid, di ba? Ah, sa price. Ano po yung tinatanong nyo? Materials price o yung package price kayo? Yung material price. Sa material price po, halos dadagdag ka ng halos mga 50 to 60%. Ah, 50 to 60. Pag yung package price, sir, yung package price, yung medyo malaki yung pagkakaiba kasi nasa 100,000 per kilowatt yung hybrid na may battery compared sa 60,000 per kilowatt na on-grid. So, ilang percent ka? Yung on-grid mo, sir, kanina 60 ba yun, sir? 60. So, ito, tingnan nyo yung presyo. Tingnan nyo yung presyo sa package price namin. Of course, malaking difference na yan pagka gumamit kayo ng tawag dyan. Pag ginamitan nyo ng DIY, iba talaga, mas malaking difference. Tingnan nyo yung price namin dito. Ryzen panel so far inverter. Ang 1,000 watts, 70,000. Ang premium package, 80,000. Ang pagkakaiba po niyan, yung warranty lang, warranty. Nakasolax inverter ito. 12 years sa Ryzen, 20 years dito. 70 yan, 95. Pagka ginawa nating hybrid off-grid, halos pareho na kasi yung presyo ng hybrid off-grid tsaka on-grid eh. Naging 130 siya. Naging 195. Yung 5,000 watts na 290, naging 450. Of course, ano yan siya? Negotiable yan. Pero malaking difference siya kasi nasa 120. Nasa 120 per kilowatt po ng hybrid namin. Kasi ang reason po niyan, ba't ganyan kalaki yung presyo? Matakaw po ito sa after sales, sa warranty. Sirain po kasi talaga basta hybrid of grid. So mas maraming balik ng technician. Yung breaker mas prone sa sunog, sa replacement. Kasi kami sir, yung mga consumable namin, yung breaker, within warranty period ng workmanship, walang babayaran yung client. Nire-replace namin yan within 1 year pag hybrid, pag off-grid. So ganun po siya. Maselan siya sa maintenance basta hybrid off-grid. So malaki ang price. Pero kung nag-DIY kayo, halos kunti lang difference niya. Kasi iba yun eh. Kasi DIY, pag nagka-problema, ikaw ang magsusolve niyan eh. So iba ang presyo. Siyempre, mas mura lagi pag DIY. Sir, bigyan mo kami ng copy ng mga package mo. Oh, sige. Makikita nyo naman yan sa website, greenpowersystem.net. Nandoon yung website. Okay. Tapos yung mayroon din kaming program na halimbawa gusto niyo mag joint venture, siyempre hindi niyo pa kaya mag-install ng malakihan. Mayroon tayong pagka-close deal na yan, tapos ipapasa nyo lang sa amin. Pwede yan siyang profit sharing. Kami lahat gagawa, kami hanggang warranty. Tapos sabihin natin 50-50 tayo sa profit. O pag kami ang makapag-close deal, ni-refer mo lang tayo. Tapos sabihin nyo sir, baka mag-close deal nyo. Bigay natin. Pero pag close deal mo na yan, sure client na yan eh. Tapos nag-aalangan ka lang. So meron tayong pwedeng gawin dyan. Unang-una, bili ka ng materials, tapos technician visit. So pwedeng kami rin yung labor lang, plus materials plus labor lang. Kasi client mo na yan eh. Depende sa pag-usapan. Okay, sir.
sa last day, i-discuss rin naman natin yung business side eh. Kasi kung siseryosuhin nyo to guys, pandemic free tayo. Libre tayo kahit magka-lockdown, pwede tayo mag-store. Kasi essential worker tayo. Although ayaw na natin maulit-ulit, talagang hindi natin masabi yung panahon. So maraming negosyo ang nagsara. Kami nagpatuloy. Although talagang risky kasi sino ba naman hindi takot sa COVID. Pero siyempre, extra careful tayo. Ibig ko lang sabihin, katulad siya ng alcohol, noodles at bigas na negosyo, magka-lockdown man ulit, tuloy ang negosyo natin. So, pwede kayong magtayo ng inyong sariling solar marketing company. Alam nyo, may gumagawa niyan, ang lakas bumenta. Kasi kung ako lang rin, kung halimbawa, kung 5 years ago may nag-offer ng ganito sa akin, hindi na ako magtatayo ng sarili kong installation. Kasi magbenta lang ako ng magbenta, tapos ipasa ko yung installation. Wala akong sakit ng ulo sa bibili ng tools, bibili ng equipment. Pero walang nag-offer ng gano'n. Kaya ngayon, naisipan kong i-offer kasi nga, mahirap din talaga mag-umpisa. From scratch ka mag-umpisa. Lahat naman tayo gusto kumita. Wala naman dito sa atin. Hindi ko lang alam, pero majority sa atin, talagang nagtatrabaho para kumita. Kasi for sure, kung multi-billionaire kayo, wala kayo siguro dito sa seminar na to. Kasi kahit anong sabihin nyo, after nung DIY nyo, gusto nyo i-share yan eh. Sabi ko nga sa inyo kanina, i-share nyo yan. Siyempre, may kunting compensation naman kayo. Katulad niya, nag-invest rin naman kayo ng 900 pesos for 3 days. Tapos i-share mo lang ng libre. Yung nagpapalibre sa'yo, mas mayaman pa nga sa'yo minsan eh. Kasi pinaghirapan natin. Kaya naman tayo nagpapabayad ng kahit konti para seryoso yung tao. Kasi pag binigay mo ng libre, gusto lahat, libre na rin eh. Hindi na nagsisikap. Pero pag naglabas ka ng kaunting puhunan, seryoso ka. Kasi gusto mo mag-invest. Babawiin ko rin yan, siyempre. Makaisang kliyente ka, hindi lang naman 900 pesos. Ito, frankly speaking, real talk tayo, mga friends, mga kasolat. Seriously speaking, pag may isa sa inyo dito na nakapagbenta ng kahit sabihin natin 2,000 watts, hindi pa kayo mag-install, hindi ko pa kayo in-encourage na mag-install. Although kung DIY yan, okay. Pero kung makukontrata kayo, wag muna at least 1 year. Internalize nyo lahat ng matutunan nyo. Sumama kayo sa site. Ito, nakikita nyo naman siguro dyan yung calculator. Nakikita nyo, di ba? Nakikita ba sa screen share yung calculator? Wala pa? Ay, hindi pa ako nakashare. Ayan, tingnan nyo po yung calculator dyan. Ang 2,000 watts package po natin sa InGrid times 60, 120,000. Ito, maliliit na bahay, 2,000 watts i-offer yung may 2,000 peso bill. Kahit nasa 5% pa lang kayo kumita, 6,000 na kaagad yan eh. Wala kayong ginawa, ni-refer nyo lang yung client. Eh, lalo na pag-cliente nyo yan, yung 120,000 na yan, ang puhunan natin dyan, sabihin natin nasa mga 60 o sabihin natin mga 70 plus labor namin na 12, 80,000. May mga 30,000 tayo dyan sa isang cliente pala. So, ganun kalaki yung potential sa solar business by just getting a client. Ngayon, after 1 year na talagang kaya nyo na magsarili, alam nyo na yung ins and outs ng business, pati technicality. Eh, walang masama. Makita namin kayo later, may sariling solar company, mas malaki sa akin. At least, natuto tayo ng tama. Hindi tayo yung natuto lang na ang dami pang sinirang inverter bago matuto. Sa totoo lang guys, ako, mga 3 inverter yung pinaputok ko. DIY, wala namang ganito nagtuturo noon eh. Kung noon may nagtuturo, kahit na magbayad pa ako ng 1,000 a day, eh wala, sariling sikap. Nagbasa-basa sa YouTube, nag-research, nag-hire ng installer. After 1 year, nakasama-sama ko sa kanya, sabi ko, kaya ko to. Nag-open yung TESDA ng assessment. Ito pala yung next challenge ko sa inyo guys. Kasi iba pa rin yung magkaroon kayo ng in-situ certificate. Kung kaya nyo magpa-assess. Kasi ngayon, tinuro ko na sa inyo lahat ng basic.
Ayun, may ibibigay ko. Ito, top secret lang ito. Huwag sana lumabas sa... Hindi ba? Baka pati yung in-situ certificate ko matadali. Top secret lang ito. Walang nakikinig. Tayo lang naman dito. Kung lumabas ito, isa sa inyo yung salarin. Hawak ko dito, guys, yung TOR. Ano yung TOR? Terms of reference. Basta TOR ang tawag ng test line. Ito yung tinuturo ng test the for 1 month bago kayo bigyan ng certificate. Ngayon, pagka sinabi nyo sa test na, sir, nag-seminar na ako, nag-i-install. Sabi nyo, nag-i-install na po ako, maliliit, bahay-bahay. Mag-i-exam na po ako, assessment po ang tawag sa kanila. Ang assessment nila, tatlong parts. Written, tapos interview, tapos actual. May hawak po ako ng TOR nila. Ito lahat yung kailangan nyo pag-aralan. Nandyan po lahat ka. Kinukompress natin sa 3 days yung dapat ay 1 month yung matutunan. Kung malakas ang kumpiyansa nyo sa sarili nyo na, sir, bigyan mo ko ng copy niyan, basahin ko yan, mag-exam na ako. Tumawag na kayo sa TESDA, TESDA main sa Taguig, TESDA dito sa Rosario, Cavite. Kayang-kayo na i-exam yan. Pag pumasa kayo, in-situ certified installer na kayo. Next in line tayo sa ranking ng mga electrical engineer. Solar technician tayo. Tayo yung actual na sundalo. Wala namang engineer na umakit sa bubong eh. Maniwala ka dyan kanila. Wagawa-gawa lang yan ang plano. Yan ang gustong-gusto nila. Papirma-pirma. Eh, tayo yung actual na nasa gera. Nandito po lahat yan. Kaya lang, kinukompress namin. Kasi pag hindi natin ito kompress, diba? Isang buwan tayong araw-araw ng nilikture. Direct to the point na tayo eh. Pag binasa niyo po ito lahat, nandiyan na rin yung question eh. Sa kada after nung ano, kada after nung lecture, may question and answer diyan, no? Example yan. Yan yung mga lumalabas sa ang written exam nila, mga 30 points. Kaya yeah, ganyan yung mga tanong. Tandaan niyo lang yung mga sagot. Republic Act number 953 is non-renewable act. True or false. Nandiyan po lahat yan. Sabihin nyo lang po sa akin, sir, seryoso ako. Gusto ko maging certified, in-situ certified solar installer. Ating-ating lang po yan. Bibigyan ko po yung kopya. Pag-aralan nyo, pwede na po kayong mag-exam grade. Bukod dyan, mayroon naman akong PowerPoint na binibigay. Yung pinipresent namin sa inyo. Yan. Summary na po kasi yan eh. Nandiyan na po yung pinaka-basic principle. So yun po, long term. Kasi ito, starting point lang natin ito. So pwede pa tayong maging... Pero kung ayaw nyo nang gumano, may sarili kayong company. Ang purpose lang naman kasi ng in-situ, pag nag-apply ako kay Solaric, may certificate ako ng kapakita. Ay kung inganyuhin ko kayo ngayon na mag-entrepreneur, sige, magtayo kayo ng inyong solar, mag-focus kayo sa marketing kasi ang dami ng installer. Pero kung gusto nyo talaga magtayo ng sarili yung team, after 6 months to 1 year, pwede na po yun. Pero ang ini-encourage ko po kayo sa umpisa, i-internalize nyo muna lahat. Kasi iba pa rin po yung makapunta kayo sa actual na installation. Tapos pinagmamasdan nyo yung talagang mga solar installer na. Tulad nyan, sa amin, meron kami ngayong 3 solar companies partner. O, yung dalawa dyan, malapit na paghiwala. Wala tayong magawa kasi gano'n talaga eh. Natutunan na rin nila eh. For 1 year na partner namin sila. Sinasama-sama nila yung tao nila. Natuto na rin. Kaya na namin magsarili. At least, kumpiyansa tayo na tama yung ginagawa nila kasi hindi na nila uulitin yung mali natin. Kasi nakatikim na tayo ng mga pumutok na inverter. Nakatikim na tayo ng mga lumubong battery. Huwag na nilang ulitin. So, ganun lang po yan. Huwag kayong maniwala na magkakakumpetensya tayo. Wala pong magkakumpetensya dito. Kasi yung kamag-anak mo, kaibigan mo, hindi ko kilala. Ikaw yung unang magbebenta sa kanya ng solar. Hindi ko kayang bentahan yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, yung mga close friends mo, yung mga katrabaho mo. Maliban na lamang, makita niya sa Facebook yung advertisement ko. Pero, katakot-takot pa rin na sales speech sa telepono bago ko siya mabentahan. Pero ikaw, sabihin ko sa'yo, mag-set up ka sa bahay mo. Kahit hindi ka magbenta, after 1 month, i-post mo yung previous bill mo, tapos kung ilan yung natipid mo. Puputaktiin ka ng inquiry, ang dami. Kasi nakita nila mismo sa'yo eh. Ikaw yung pinaka-the best na magbenta sa kanila. Kasi kilala ka nila. Ganun lang po yun.
Ba't tayo napunta na sa negosyo? Sa last day sana yun eh. Pero lahat naman tayo dyan papunta sigurado. Kasi i-share at i-share nyo yan. Kasi sinungaling ako kung sasabihin kong hindi kayo magninegosyo eh. Doon tayo papunta lahat. Lahat na gusto ng extra income. Kaya lang, gawin na natin ang tama. Yun po ang pinakamaganda doon. Tama yung process, tama yung proseso, tama yung technical skill. Yan natutunan natin. Okay, mayroon po tayong 10 minutes. Any question pa? Sir, good afternoon po. Apo. Sir, since na-mention niyo po yung pumotok niyong inverter. Apo. Sir, ano yung cost nun? Ano yung pumotok? Bakit pumotok? Yes, sir. Yung cost po ng trouble. Unang po na nagsalubong kasi gumamit ako ng yung electronic transfer switch. Yung nakalagay sa loob. Mayroon kasi akong nabili yan eh. May nabibili sa China na dual power. Ang ginawa ko, naka-input doon sa automatic transfer switch yung Meralco ko, naka-input din yung output ng inverter. Tapos inoobserbahan ko, pag pinatay ko yung Meralco, lilipat siya sa solar. Hindi pa kasi uso noon 5 years ago yung mga hybrid, napakamahal niyan. So ang ginagawa namin noon, yung off-grid, simpleng off-grid, ginagawa namin parang hybrid, lalagyan namin ng input using that device. Pakita natin sa inyo para mas maganda kung ano itsura nun. Kung makita ko pa yung picture. Ngayon, ang nangyari, sinubukan ko kung gaano kabilis mag-transfer. Kasi nakalagay doon sa kanyang specs ay 8 milliseconds. Ito, ganito yung ginamit ko noon. Kanya. Yung simpleng off-grid nyo ay pwedeng maging parang ano yung picture niya? Ba't nawala? Ganito po yung ginamit ko 5 years ago. Ibang model po yon, green. Wala na ngayon. So mapapansin nyo dyan, ang tanong mo, kaya pumutok? Kasi nagsalubong. Kasi diba pag nag-brown out, dilipat siya? Tapos, mga ilang, bago bumalik yung kuryente, medyo matagal naman, di ba? Ang ginawa ko, in-on off ko yung switch, breaker switch ng mabilis. Talagang mabilis, napakabilis. Hanggang nagsalubong, hindi pa bumibitaw yung isa, pumasok na yung isang kuryente, putok yung inverter. Kasi sinubukan ko lang kung gaano ito katatag. Akala ko ito yung masisira. Hindi ko akalain na yung inverter ko pala ang sasalo nung salubong. So, yun siya. Kaya pumutok. Intentional naman po yun sa akin. Pangalawa naman putok is yung BOC nga na yan. Di ba sabi ko sa inyo, maglagay tayo ng 20% allowance. Yung pangalawang inverter naman na pumutok ay 2 kilowatt na hybrid off-grid. Ang nakalagay sa BOC niya is 145. Sinubukan kong pasakan ng mga 155 BOC. Diba, tuwang-tuwa ako kasi nung tag-ulan, okay siya. Ito, dumating yung summer, bumigay ng katakot-takot na umatak talaga siya ng 150 BOC. Sunog yung MPPT. So, yun po siya. Kaya inuulit-ulit ko sa inyo kanina, yung BOC lagi tayong doon sa minimal, at least 80% doon. Huwag nyo nang sagarin kasi sasagad pa yan eh pag summer. Tumataas yung voltage. So pag nakalagay doon 145 ang VOC niya, hanggang 120, 125 tayo, magtira tayo ng allowance. Hanggang 130, pwede pa. Pero huwag natin isagad yung 145 kasi pwede yan siyang mag-155. Diba? Yung pinakita ko yung specs ng panel, yung 345, may plus, lahat ng panel ay may plus minus 5. Ibig sabihin, may tendency yan siya na mag-plus 5% yung voltahe or mag-minus 5 yung maximum. Pag nangyayari yun sa summer tsaka sa edge of cloud, yung makulimlim tapos biglang sisikat yung araw, makikita mo. Biglang tataas yung voltahe tapos biglang bababa. So yun po siya. Para maging safe yung design, may allowance na yung nating sagarin. Thank you, sir. Sir, may isang question, sir. Opo. Sir, curious lang ako, sir, kasi plano ko mag-DIY. Safety concern po, sir. Bali, unang akyat nyo po, kahit may harness, naka-harness po kayo, saan nyo po kinakabit? Kasi sa una, wala pa pong
ano, isa ka lang, ano, kasi kami, meron kaming Spider-Man na tinatawag. Yung pinakamaliit, pinakapitit, pinakamagaan, siya yung una kasi yung mga maliliit, magaling mag-balance, tapos magaling gumapang. Mayroong nabibili sa hardware na yung may ano siya, may screw, tapos parang i-terminal siya. Yun, pwede nyo gamitin yun. Aakyat yung tutulan mo, kung isa ka lang, umakyat ka doon, kumuha ka ng isang X-screw sa bubong, palitan mo noon. Once na naikabit mo yun, lagyan mo ng bulkasil, huwag mo nang tanggalin. Pero kung ayaw nyo gumawa noon, ang isang paraan is, ito yung bahay, dito sa side na ito kaakyat. Aakyat ka dito, pag nakaakyat ka dito, o kung kaya mong iikot-ikot, ipa-overshot mo doon sa kabilang side ng bubong. Kaya lang, pag may pabigat ka, baka may tamaan sa kabila. So, pag na-overshot mo na siya sa kabilang side ng bubong, teka, para hindi tayo nag-i-imagine ha. Meron ditong, kanina ko lang nag-discover eh. Okay, ito yung bubong natin. Magdo-drawing tayo dito. Ito yung bubong ng bahay. Ngayon, dito ka mag-i-install ng panel sa side na ito. Yung tali mo, ibabato mo doon sa kabila, lampas sa kabilang bahay. Pagdating sa kabilang bahay, maghanap ka dito nung secured na pwedeng, kung may makatibay, itali mo dyan. Kung may makita kang pader o gate, itali mo doon. Kung may grills dito ng bintana na medyo matibay, itali mo doon, i-secured mo doon. Doon na yung iyong lifeline. So pag akyat mo, naka-harness ka na dito. So safe ka na yan. Ganyan po yung ginagawa namin. Kasi pag nagbutas pa tayo dito, naglagay tayo ng yung parang i-terminal. Pag marami na kayo sa taas, baka bumigay yan. Ang ginagawa naman namin, nakatali yan sa dito, di ba? Pwede kayo, pag wala talaga kaming matalian, ang ginagawa is aakyat yung pinakauna. Ganito po siya. Erasers, but tight. Ba't nawala yung aking pang-drawing? So, naiba yung ating ano ah. Stop muna natin. Aakyat po yung pinakauna doon. Aakyat po siya yung pinakauna. Tapos maglalagay na siya dito ng mga L-foot. Mga limang L-foot sa isang metro nilalagay natin. Nasa isang 4 meters. Pag naglagay niya na yung mga L-foot na yan, lalagay na siya dito ng railing. Pag naka-railing na dyan, dyan na po namin itatali yung aming tali. So, yun po yung ginagawa natin. So, napakatibay po niyan kahit nahila-hilain mo. Kasi 300 km per hour yung rating ng mga plumb na yan. Mga L-foot. So, ganun po siya. Nasagot po yung tanong nyo? Hanap lang tayo ng pwedeng pagkalihan. Basta importante, hindi tayo mahuhulog sa bubong diretso sa lupa kasi delikado. Ay, sir, last sir. Yes, sir. Sir, ano po yung usual brands na ginagamit sa panel, inverter? Panel tsaka inverter. Ang kinikerry namin na brand ngayon is yung REC tsaka Ryzen. Tapos ang inverter namin is Solax tsaka Growatt. Pero depende sa budget, pagka low budget talaga, sofa. Mas mura kasi talaga yung sofa. Pero sa panahon ngayon kasi, medyo mga 5,000 pesos na lang difference. So yung magagandang brand, JA Solar, Canadian, REC, Ryzen, Genco, yung Trina, yung Seraphim, yung Q-Cell yata yan. Q-Cell, Longi. Basta i-search nyo po sa Google. I-search nyo sa Google. Tier 1. T-I-E-R 1. Tier 1 solar panel. Lalabas po yan dyan. Okay po. Thank you po. Okay. Last two question.
last two question. Okay, kung wala na ay try na, try kong i-share dito yung actual na nangyayari sa Bubong. Hahanap ako ng file sa aking Facebook. So, buwis-buhay din po talaga yung ating pong ginagawa sa Bubong. Makahanap kayo tayo dito ng picture ng video nung nasa Bubong. Ah, yun na nabuntis, oh. Yan, na-overcharge. Ito yung aking backup kagabi. May hybrid or grid ako sa bahay. May mga video kami dito yung mga tao namin ng nasa actual ng nasa Bubong. Ito po, kung umaating kayo ng actual training dito sa Cavite, yan po talagang actual hands-on termination. Try ko lang maghanap bago tayo mag-sign off. Makikita tayo dito. Ito po, actual na mga discarte sa Bubong. Kahit umuulan po, tumitira po yan sila. Basta huwag lang buhos na ulan. Mga ambon-ambon, may tagapunas ng Bubong para laging tuyo. Okay, nasaan na kayo dito yung video nung... Ito po yung sample ng electrical plan. Pakita naman natin yan sa susunod na araw. Naghahanap na ako ng actual video dito. Sir, question? Yes. Sir, paano pagka-tiles ang Bubong, yung TISA? Meron po tayong special hook na ginagamit. Iba po yung L-hook ng mga TISA, CPAC. Ito po yung ginagawa namin pag slab. Kahit tapakan po ng tao yan, ganyan kami mag-testing. L-foot yan siya, naka-anchor bolt. Bago namin ilagay yung anchor bolt, nilalagyan namin ng waterproofing compound, tapos dinudublihan ng Vulcasil. So far, wala namang tumutulo. Sabi ng iba, tutulo daw. Yung iba, 5 years na, wala naman. Basta nalagyan mo ng waterproofing compound. Napakatibay po niya. DIY lang po yan. Hindi kami gumagamit ng commercial na mga pangpataas ng pangtilt. Kasi mas sigurado kami pag sarili namin gawa. Wala yatang video dito. Wala tayo makita. Siguro hanapin ko mamayang gabi. Pakita natin po. Yung actual na nag-i-install sa Bubong na napakatarik. Ayan po yung actual na mga L-foot. Oh. Mas maraming L-foot, mas matibay. Pag mga ganitong Bubong, mas maganda papinturahan muna natin sa kanila. Eh. Para hindi sayang ang pagkagamit. Okay, wala po akong makitang video. Sa susunod na araw na po natin makita. Okay, wala na pong tanong. Pahabol na tanong bago tayo mag-sign off. Okay, marami tayo ditong nandito. Mag-Genesis, lahat naman ito naka-enroll talaga. So, i-email ko po sa inyo yung video recording ngayong gabi. Pati yung PowerPoint na para everyday pinapadala sa inyo. Yung recording po ay in-upload ko na siya sa YouTube. Sa account ko sa YouTube. Kayo lang po makaka-access nyo. Kasi hindi siya, yung permission po ay para lang sa inyo na nag-enroll. Okay, wala na po kayong tanong? Okay, kung wala na po ay meron lang akong kunting parang kasi rin talaga, no? So, kung hindi nyo siya masagutan, baka wala pa, hindi pa na-discuss, okay lang. At least, i-share nyo lang bukas. Hindi nyo dito ma-access, no? I-email ko na lang po sa inyo. Kasi mga basic question lang naman ito.
Actually, para sa last days na sana to eh. Sa last days na lang, relax na lang po muna tayo ngayon. So bukas po eh, yung mga topic na yon, so may mga karagdagang input lang. Saka yung mga actual footage. Tapos may installation po kami bukas, itatry kong ipalive kung kaya nilang ilive, mapanood natin. Tapos ikukunan ko po ng video yung mga termination ng aking setup dito sa bahay, paano pinunek. Hybrid off-grid po ito. Tapos sa last days po, kung hindi natin ma-live yung connection nila bukas sa site, pupunta po ako sa aming opisina sa Bacoor. Doon ko po i-video yung actual na on-grid. Solax po yung naka-install doon. Para makita nyo naman yung actual. Okay, wala na pong tanong? Okay, kung wala na po, bye-bye na po na, bye-bye na po muna ngayon. Balik po tayo uli bukas ng 9:30 ng umaga. Same access po na binigay ko, hindi na po yan magbabago. So sana wala nang maligaw bukas. So magandang hapon po sa inyong lahat. Hintayin nyo na lang po yung email ng video at saka ng PowerPoint nyo. Bye-bye po sa inyong lahat. Thank you, sir. Thank you, bye-bye. Thank you. Salamat po. Okay, bye-bye everyone.